Hello everyone, once again, welcome to our session, and this time we will be talking about your RLPAN module. I hope that you are doing great wherever you are. So to start with, bago tayo magsimula, tayo po ay okay, yun po ang ating module para sa panalangin. Ama naming makapangyarihan, sa pagkakataong ito kami po ay dumudulog sa inyo o magpasalamat at purihin ang maraming salamat po sa lahat ng biyayang ipinigay niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa aming pamilya sa patuloy na gumagabay sa amin. Sa puntong ito, Panginoon, kami po ay narito upang tatalakayan namin ang aming aralin sa aralpan. Ang iyong banal na espiritu ay sama sa amin ng sagayon ang aming pag-aaral ay mas maging makabulungan. Lahat ng ito ay aming pinapanalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Okay, sa muli, maraming salamat. At sa ngayon ay ating pag-aralan ng inyong module sa Pilipino. So, kunin niyo ang inyong module sa Aralpan, I mean, at Pilipino sa Aralpan at ating itong pag-aralan. Okay? So, mayroon kayong tatlong topiko sa Aralpan kung nakikita niyo yung module niyo dyan. Okay? Tatlo yan. So, ang pamagat ng una niyo module ay pagusbong ng malayang kaisipan. Okay, sana'y nandito na kayo sa bahaging ito. Ang pamagat ay pagusbong ng malayang kaisipan. Okay. So, sa linggong ito or sa topikong ito, pag-aralan natin kung paano umusbong ang malayang kaisipan, kung paano napukaw ang damdamin ng ating mga ninuno sa kalupitan ng mga Espanyol at mga paglalapis, pagmamalapis ng mga nananakop sa atin. Ngunit bago tayo dadako sa puntong iyan, pupunta muna tayo o magsisimula muna tayo sa panahon para sa ating Panginoon, or ito yung devotional part ninyo. Okay? Sa devotional part ninyo, ang pamagat ng inyong devotional ay magpakatatag. Okay, magpakatatag. Ano yan sa English? Pag sinabing magpakatatag, be strong. Okay, magpakatatag, be strong. So ayon sa Joshua 1:6, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang namumuno sa bayang ito. Sa pagsakop nila sa lupang ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Sabi naman ng Deuteronomio 31:6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Okay. So ano ang gagawin niyo pagkatapos? So ang mga versikulong ito, it has to do with that you need to be strong and courageous. Dapat magpakatatag sa anumang hamon ng buhay sapagkat yan ang sabi ng Panginoon. Hindi lamang kay Joshua, ngunit para din sa ating lahat. So, ang gagawin nyo, basahin nyo ang dalawang versikulo or talata na nandyan at iguhit mo kung ano ang ibig ipahiwatig nito sa ating mga bayani noon at isulat naman sa patlang kung paano ito makakatulong sa atin ngayon. Okay. Kung makikita nyo dyan sa ibaba, okay, makikita nyo itong box. Anong gagawin nyo sa box? Sa box, ang gagawin nyo ay iguhit nyo ang nais ipahiwatig ng mga versikulo. You're going to draw anything that shows what the verse is talking about. Any drawing. Basta it should be related to the verse. Okay? I hope naintindihan yon. At dito naman sa patlang, kung nakikita nyo sa bandang kanan ng patla, ay bandang kanan ng box, makikita nyo dyan ang mga patlang. Isulat nyo kung paano makakatulong sa atin ngayon, sa ating panahon ngayon, ang mga versikulong nabasa. How can it help us in our present situation, especially you personally? Paano makakatulong ang mga versikulong? Again, uulitin ko. Sa kahong ito, iguhit kung ano ang nais ipahayag, nais ipahiwatig ng mga versikulo. At sa patlang naman na ito ay dito nyo isulat kung ano pa or paano makakatulong ang mga versikulong tinalakay natin. Okay, how can it help you as a student or sa panahon natin yun? Paano yun makakatulong? Okay, sana'y malinaw na naintindihan.
Okay, sa susunod na pahina, makikita nyo dyan ang mga most essential learning competency or ating MELC. Ito yung mga kailangan nating matutunan or kailangan yung matutunan habang ginagawa ang module na ito or pagkatapos ng module na ito. Una, ikaw ay makapagpapaliwanag ng mga salik na nagbibigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Meron tayong mga target sa pag-aaral. Ikaw ay makasagot sa mga katanungan tungkol sa aralin ngayong linggo pagkatapos ng aralin. Makapagbigay ng mga ideya o pangyayari na kaugnay sa liberalisismo at pakikibaka ng bayan, at makapagpapaliwanag kung bakit napukaw ang damdaming makabayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsagot sa katanungan pagkatapos ng aralin. Meron din kayong gawaing pagtatanghal or inyong performance task. Diyan sa performance task, sabi dyan, isipin ko na ako ay isang overseas Filipino worker o OFW. Nice mong magising ang diwang makabayan ng iyong mga kasamang Pilipino. Mag-isip ka ng paraan kung paano mo ito ipakita or paano mo sila maganyak at ipakita mo ito. Okay, I am going ipapaliwanag ko pa yan maya-maya sa bahagi ng performance task. Okay? So, pagkatapos ipaliwanag kung ano ang ating mga goal sa araling ito, pupunta naman tayo sa linawin agad. Nakita nyo na dyan sa inyong module. Okay, maraming mga nabago sa pamumuhay ng mga ninuno natin nang magbukas ang malayang kaisipan sa ating bansa. Dahil marami tayong likas na yaman, maraming mga mangangalakal ang nakapunta dito at marami ding mga Pilipino ang nakapag-aral sa ibang bansa. So ang gagawin nyo sa bahaging ito, gumuhit kayo ng larawan na nagpapakita ng isang maunlad na pamayanan. Okay, so because of, hindi naman natin maikakaila na marami talagang dayuhan ang naisakupin ng ating bansa dahil mayaman tayo sa likas na yaman. So ang gagawin nyo dito ay gumuhit ng larawan. You're going to draw a community or gumuhit kayo ng larawang nagpapakita ng isang maunlad na pamayanan. Okay? Progressive community. Marami talagang improvement. So, paano mo yun iguguhit ng isang pamayanan community na patuloy ang pag-unlad? Larawan na nagpapakita ng isang maunlad na pamayanan. Okay? So pagkatapos ng bahaging iyan ay pupunta na tayo sa inyong learning target number 1 and 2. Okay? Pag-usbong ng malayang kaisipan. Okay? Pardon the errors. Usbong yan ha, not unbong. Okay? Pag-usbong ng malayang kaisipan. Paano namulat ang kaisipang nasyonalismo ng mga Pilipino? So may mga ginawa ang mga Espanyol na gumising sa diwang makabayan ng mga Pilipino. Okay? There is something that the Spanish did that enlightened the Filipino. Okay. Ayon sa mga manaliksik ng kasaysayan, ang ating bansa, may mga ginagawa ang mga Espanyol sa pagsisimula ng pagkakaisa, pakikibaka at pagiging pagkamakabayan ng mga Pilipino tulad ng mga sumusunod. So, there is something that ayon sa mga researcher, there is something that the Spanish did kaya namulat ang kaisipan ng mga ninuno natin noon. Una dyan ay ang pagpapalaganap ng isang religion. Kung na remember nyo pa kung ano talaga yung pakay ng mga Espanyol nang sinakop nilang ating bansa, ito yung tatlong G. Pinag-usapan natin yan sa inyong second grading or first grading. Ayon doon, God, gold, and glory. Pag sinabi natin, pinakauna talaga nilang pakay ay ang pagpapalaganap ng Christianism. At isa yan sa mga dahilan kung bakit napukaw ang pagiging nasyonalismo ng ating mga ninuno. Bakit? Dahil simula pa lamang, hindi pa dumating ang mga Espanyol sa ating bansa, mayroon na silang mga sinasambang Diyos nila. Kaya nang dumating ang mga Espanyol at sapilitan silang bininyagan para maging Kristiyano, hindi naman nagustuhan yun ng lahat. Kaya nagkaroon sila ng damdamin na kung saan mag-rebuild ito. Kung saan gusto nila maibalik sa kanila ang kanilang karapatan na malayang sumamba sa kanilang mga Diyos.
Pangalawa, pagbibigay ng isang pangalan sa mga lupain na dating nahati sa barangay at sultanato. Kung naalala niyo pa, napag-aralan natin na ang bawat mayroong mga bawat kapuluan or mayroong iba't ibang grupo na pinamunuan ng mga punong barangay or barangay, mayroon din sultanato, ganun. Bago dumating ang mga Espanyol, ganun yung uri ng kanilang pamayanan. Kung sasabihin natin, meron silang barangay, meron silang mga sultanato. Ngunit, nang dumating ang Espanyol, ang ginawa nila ay inisa or tinipo nila ang mga magkarating na barangay at pinalitan nila ang pangalan nito. At isa din yan sa mga rason na hindi yan nagustuhan ng ating mga ninuno. Kaya naging daan din yan o naging mitsa kung bakit namulat din ang kanilang kamalayan. Pangatlo is pag-aabuso at pagmamalupit. Dahil nga kolonyal tayo ng kanilang bansa, nagbibigay rin yun sa kanila ng karapatan upang pagmamalabisan at pagmamalupitan, lalong-lalo na ang mga Indio na kung saan nasa pinakamababang antas ng lipunan. Isa din yan sa mga rason kung bakit nagkaroon or minais talaga ng ating mga ninuno na makalaya mula sa pananakop ng mga Espanyol. Okay, so kung makikita niyo sa larawan, yay, ang larawang ito ay, kung hindi ako nagkakamali, halos lahat ng aklat sa kasaysayan ay makikita mo sila. Okay? By the way, sila yung mga ilustrado. Pag sinabi natin mga ilustrado, sila yung mga edukadong Pilipino mula sa pamilyang may kaya. Sila yung mga nakapag-aral sa ibang bansa. Kabilang dyan, ito si Dr. Jose Rizal, ito si Marcelo H. Del Pilar, at ito si Graciano Lopez Hanya. Sila yon ang tinatawag na ilustrado. Okay, ngayon, ipagpatuloy natin. Pupunta tayo sa pagkakaroon ng panggit ng lipunan. Okay, ano ba yung panggit ng lipunan? Okay, yan ay tinatawag sa Ingles na middle class. Ano ba yung middle class? Sino ba ang napabilang dyan sa middle class? So, nasabi ko na kanina, ang mga Pilipino, mayroon tayong iba't ibang antas sa lipunan. Pag-aralan natin yan. Yung nasa pinakataas sila yung mga insulares. Pag sinabi natin insulares class, sila yung mga pure Spanish na ipinanganak sa Espanya. Okay, pure Spanish na ipinanganak sa Espanya, ngunit nakapunta dito sa Pilipinas nang naging kolonya tayo ng Espanya. So sila yung nasa pinakamataas ng antas ng lipunan. Pangalawa naman, kung pag-aralan natin yan nung nakaraan nating mga module, ay ang insulares. Sino ba ang mga insulares? Sila yung mga pure Spanish, ngunit ipinanganak sila sa bansang kolonya nila. For example, pure Spanish ka, but then ikaw ay pinanganak dito sa Pilipinas, at ang Pilipinas ay isang kolonya ng Espanya, ikaw ay napabilang sa Peninsulares. Okay, that yun yung second, pangalawa sa pinakamataas ng antas na lipunan. Pangatlo, class, ay ang mga mestizo. Ano ba yung mga mestizo, ma'am? So, ang mga mestizo class, sila yung mga may halong dugo. Okay, for example, isa kang Pilipina, nakapag-asawa ka ng Espanyol. So, yung anak mo ay isang mestizo or either Chinese or mestizo yon. Okay, may halong dugo, sila yung nasa pangatlo. Pang-apat naman class, sila ang tinatawag na principalia or the middle class. Okay, sila yung kung saan napabilang ang mga ilustrado. Ang mga principalia, sila yung mayayamang Pilipino dito sa Pilipinas nang sakupin ng mga Espanyol. Kung makapangyarihan sila dito sa Pilipinas, nang sakupin tayo ng Espanyol, mayaman pa rin sila. Kaya sila ay tinatawag na principalia. At sila yung may mga pamilya na kung saan naipadala nila ang kanilang mga anak sa ibang bansa upang makapag-aral. At ang pinaka nasa baba or ang pinaka nasa ibabang antas ng lipunan ay ang mga Indio. Sila yung mga Pilipino na hindi naman mayaman, mga normal na Pilipino na hindi mayaman. Sila yung nasa pinaka mababang antas ng lipunan. Ngunit, ang pag-usapan natin sa puntong ito ng inyong module ay ang mga middle class. Sinasabi ko na nga kanina, sila yung mga Pilipinong nakaangat sa lipunan at nakapag-aral. Sila rin ay nakapaglakbay at nag-aaral sa ibang bansa. So, nakapabila sila sa principalia. At namulat sila klas sa kaisipang liberal at sa paniniil at mamamalakad ng Espanyol ng ating bansa. Kaya sila yung humihingi ng pagbabago
sa mga Espanyol. At ang pangkat na ito ay tinatawag na mga ilustrado. Okay. Kasama dyan sa mga ilustrado, si Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, at Graciano Lopez Hanna. So magsisimula tayo sa pakikibaka para sa patas at pantay na pagtrato. They really fight for equality. Okay? Una dyan ay si Rizal. Okay. Si Jose Rizal, siya ang ating pambansang bayani. Okay? Rizal ang ating pambansang bayani. Itinatag niya noong Hulyo 1872 ang La Liga Filipina. Okay. La Liga Filipina, sino ang nagtatag? Si Dr. Jose Rizal. Sa Ilayatundo upang maging daan ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Isinulat rin niya ang Nobile Tangere at El Filibusterismo. Okay. Ilan lang ito sa pinakatanyag niya na mga akda. Ngunit napakaraming akda ang isulat ni Rizal kung gusto niyong basahin. Okay? So, ang aklat na Nobile Tangere, ito ay kwentong naghahayag ng pagmamalabis, pagmamalupit, at paggaganid ng mga pinuno at trailing Espanyol sa mga Pilipino. Okay, ano ba ang nilalaman nito? When I was in high school, isa ito sa parte ito ng aming curriculum noon. Ang Nobile Tangere ay tinuturo ito sa third, noong kami ay third year, at ang El Filibusterismo naman noong kami ang fourth year. Ano ba ang kaibahan ng dalawang nobelang ito, class? Sa Nobile Tangere, dito inihayag, gin-describe ni Jose Rizal kung gaano kalupit ang mga praile. Ma'am, ano ba yung praile? Ang mga praile, class, ay sila yung mga paring Espanyol. Okay? Mga paring Espanyol ang tawag ay praile. So, sa Nobile Tangere, inilalarawan ni Rizal gaano kasakim ang mga paring praile. Samantalang ang El Filibusterismo naman ay isa siyang nobelang politikal na naglalahad ng nalalapit na revolusyon sa mga Espanyol. Okay. So, magkaiba ha, sa Nobile Tangere, pinakita lang kung gaano kalupit, pagkaganid ang mga paring praile. At kung hindi ako nagkakamali, sa mga karakter na nandyan, si Crisostomo Ibarra, si Maria Clara, si Padre Damaso, at marami pang iba. O, yun yung na-remember ko hanggang ngayon, simula nung ako ay nasa third year high school. At pagdating naman sa El Filibusterismo, si Crisostomo Ibarra, nagbago ang kanyang pangalan. Nagiging siyang si Simeon. Okay? So, ang pagbabasa ng dalawang aklat ni Rizal ay mahigpit na ipinagbabawal ng mga Espanyol. Napalihim lamang ang mga itong nabasa ng maraming Pilipino at ito rin ay isa sa mga rason kung bakit nagising ang kanilang damdaming makabayan. Okay. So, this writings of Rizal, it's not free. Hindi lahat nito, hindi ito pinahintulutang mabasa ng mga Pilipino ng mga praile. Pero ang kagandahan kasi, sa panahong ito, marami sa mga ilustrados, marami sa mga principalia, ang sumuporta sa kilusang ito. Kaya ang nangyari, marami sa mga mayayamang Pilipino noon, ang ginawa nila ay gin-reproduce nila ito at palihim nilang ibinibigay sa mga Pilipino. Kaya marami sa mga Pilipino ang nakabasa na siyang naging daan din upang mas maliwanagan sila, makita nila kung gaano talaga kaganid ang mga Espanyol. At naging daan din ito upang sila ay magising. They will be enlightened that they need to fight for the country. Okay, yun yung kay Rizal. Ilan lang yan. Next ay ang kay Graciano Lopez Hanna. Sino ba si Graciano Lopez Hanna? So, si Graciano Lopez Hanna ay kabilang din sa mga ilustrado. Isinulat niya ang akda na Fray Butod. Okay, tulad ni Rizal, sila yung mga nakapag-aral. Kaya, lahat ng kanilang mga ginawa is more on diplomatic way. Ang mga sulat, ganun sila. Kasi dyan, magaling sila kasi nakapag-aral sila. Isa sa kanyang akda din, class, actually marami din itong akda si Graciano Lopez Hanna, ngunit isa sa pinakatanyag na may kinalaman dito sa pananakop ng Kastila is itong Fray Butod. Sa mga nakabasa ng Fray Butod, or ito ay isang kwento sa isang pare na kung saan siya ay inilarawan ni Graciano Lopez Hanna bilang malaki ang tiyan dahil sa paggaganit nito. Okay, yun yung kaya nga may pamagat siya na Fray Butod. Ito ay nagbubunyag ng kasibaan at kasamaan ng ilang praile, kaya siya ay pinugis. Okay. Sumapi siya sa
Sir Kilo Hispano-Filipino at naging isang masugid na propagandista. Again, ano ba ang samahang Circulo Hispano-Filipino? Okay. Ito ay isang grupo na mga Espanyol at mga Pilipino na kung saan hindi nagustuhan ang pamamalakad ng mga Espanyol sa ating bansa. Itinatag niya ang La Solidaridad. Okay, remember, La Liga Filipino, La Liga Filipina, sino ang nagtatag? Si Dr. Jose Rizal. La Solidaridad, it's Graciano Lopez. Ay, nakalimitan kasi na interchange nito yan. Basta La Liga Rizal, La Solidaridad, Graciano Lopez. Ay, kilala rin siya bilang pangunahing orador ng pahayagan. Kilala rin siya bilang pangunahing orador ng mga Pilipino sa Espanya, orator. Tuwing may pagkakataon siyang makapagtalumpati at magsalita sa mga pagtitipon, tinuligsa niya ang mga praile at ang mga pinuno ng pamahalaan sa Pilipinas. Inihayag niya ang katiwalian at paninikil na kalayaan ng mga Pilipino. Okay. Pangatlo, isa doon sa larawang makikita natin, si Marcelo H. Del Pilar. Kilala siya bilang Mama Mahayago. He is a journalist. Siya ay nakikisa sa pagpapalaganap ng damdaming kilusang propaganda sa pamagitan ng pagsalita at paglatha. It is written and oral ng mga babasahin na tutungkol sa kabalbalang pangyayari ng Pilipinas. Nagtungo siya sa mga bayan at mga sabungan at dito ay tinutuligsan niya ang mga praile. Ang ilan sa kanyang mga maanghang na sinulat ay ang mga sumusunod na salaysay at datain. Una dyan ay ang Dudas. Mayroon din niyang Kalingat Kayo, Kadakilaan ng Diyos, Kasalan at Tuksuhan at marami pang iba. Tulad din siya ni na Dr. Jose Rizal na nais magkaroon ng makabago sa ng pagbabago sa palakad ng pamahalaan ng Pilipinas na makakabuti sa mamamayang Pilipino. Okay. There is one common denominator with the three of them. Ayan, at yan ay ang kagustuhan nilang mabago ang pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ito ay idinadaan nila sa mabuting paraan or in peace. Okay? Gusto nila magitan ng pagsulat o yun yung kanilang pamamaraan. Okay. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang kanilang paraan na paghingi ng pagkapantay-pantay. Kaya na nagkaroon ng KKK or ito ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. So ang pagkabigo ng propagandista sa kanilang layuning baguhin ang pamahalaan ng Kastila sa Pilipinas sa mapayapang paraan ng pabagbago ay nagbukas ng isipan ng mga Pilipino na gamitin ang dahas upang malutas ang suliranin ng bansa. Because looking at what they did, hindi sila nagtagumpay. Kaya noong ika-Hunyo or ika-7 ng Hulyo, 1,872, isang pangkat ng makabayang Pilipino, ang lihim na nagpupulong-pulong nang mabasa nila ang ginawang pagpapatapon kay Rizal sa Dapitan, Mindanao. Nang nalaman nila na si Rizal ay ipinatapon, kaya nagkaroon sila. Naisip nila na walang effect yung ginagawa nila ni Rizal na pakikipaglaban sa mapayapang paraan. Siguro panahon na para gamitin natin ang tahas. So ang pulong na ito ay pinamunuan ni Andres Bonifacio kasama si Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Valentin Diaz, Diodato Arellano at Tucídides Dizon at iba pa. At yang pagtitipo na yan ay naganap sa Azcaraga na ngayon ay tinatawag na Claro Emrecto sa Maynila. Sila ay nagpasya na gumawa ng mabagsik na paraan upang may sakatuparan ang layong makamta ng kasarinlan ng bansa. Nilayon din nila ang pagtuturo ng kagandahang asal at kalinisan sa pag-iisip at pagawa, ang pagtakwil sa panitismo o bulag na paniniwala at ang pagtanggol sa mga mahina at maralita. Okay. Sino ang namuno? Si Andres Bonifacio. Kaya si Andres Bonifacio ang pinaguriang ama ng katipunan. Okay, sino naman ang ina ng katipunan? Ang ina ng katipunan ay si Melchora Aquino at mayroon din naman tayong tinatawag na Lakambini ng katipunan at siya ay ang may bahay o asawa ni Andres Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Okay, now ipagpatuloy natin sa panahong liberalismo. Okay, so ipinadala ng Espanya sa Pilipinas si Carlos Maria de la Torre upang manungkulan bilang gobernador. Okay, sa ating napag-aralan nung nakaraan,
ang kinatawan ng hari sa kanilang mga kolonyal na bansa ay tinatawag na gobernador general. Ibig sabihin, lahat ng utos mula sa hari ng Espanya ay sa gobernador general niya ipinapadala. So, meaning, siya yung pangulo head sa kolonyal na bansa. So, nang naging gobernador general si Carlos Maria de la Torre dito sa Pilipinas, medyo maganda ang naging takbo ng pamamahala dahil hinikayat niya ang mga Pilipino na pag-usapan lang ang suliran ng bansa upang ito ay maituwid. Okay, hindi siya gumagamit ng dahas. Inalis niya ang mga bantay sa palasyo at nakihalubilo siya sa mga tao. Sa mga ginawa niyang ito, hindi ito nagustuhan ang mga bantay ng palasyo na siya ay makipaghalubilo sa mga tao. Lalong nainis ang mga praile, yung mga paring kahaman, nang alisin nito ang parusang pamamalo at sintura sa malayang pag-usap ng mga bagay na nuukol sa politika. Lalong pinaputa ng mga praile ng hikayatin ng gobernador na magkaroon ng pagbabago sa pamamalakad ng pamahalaan ang mga Pilipino. So, he is quite a good governor sa panahon ng kanyang pamahala na kung saan hindi ito nagustuhan ng mga praile kasi ayaw nilang magkaroon ng kaalaman ang mga Pilipino sa mga pamamalakad. Ngunit itong si Carlos Maria de la Torre, siya sa mga gobernador na naipadala na kung saan maganda ang kanyang pakikitungo sa mga Pilipino. Okay, yun yung panahon ng liberalismo. Ngayon, pupunta tayo sa inyo sa susunod na pahina. Sabi sa Deuteronomy 31:6, magpakatatag kayo at lakasan niyo ang iyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan at pababayaan man. Dahil sa katapangan at pananalig sa Diyos ng ating mga magiting na mga ninong at bayani, nagkaroon tayo ng kalayaan niyo. At ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, determinasyon na hindi rin tayo susuko sa amo ng buhay. Dahil kung iisipin talaga natin, kasi babalikan lahat natin ang pinagdaanan ng ating mga bayani, hindi talaga naging madali. Kaya tayo ay maswerte ngayon na kung saan tinatamasa natin ang kalayaan. At tayo ay nasa ang demokrasya. Okay? Ngayon, subukan ko. O, anong gagawin niyo dito? Okay. Magbigay ng isang pangunahing ideya o pangyayari na kaugnay ng una, liberalismo at ang pangalawa ay pakikiba kasabayan. One idea each or pangyayari. For example, sa liberalismo, ano ang nangyari sa liberalismo? Okay? Isa na dyan si Carlos Maria de la Torre. Ano yung ginawa niya? Pakikiba kasabayan actually ang dami. Pwede pa maaari kayong magsimula doon sa kay Rizal, kay Graciano Lopezaina, o ang dami, hanggang sa kay Andres Bonifacio. Maraming mga pakikiba kasabayan ang nangyari. It could be an idea or maaaring pangyayari. Isa-isa lang sila class. Isa dito at isa dyan. So, pangalawang tanong, bakit naging madali ang pagpasok ng maunlad na kaisipan sa bansa na pumukaw sa damdaming makabayan ng mga Pilipino? Bakit naging madali ang pagpasok ng maunlad na kaisipan sa bansa na pumukaw sa damdaming makabayan ng mga Pilipino? Bakit naging madali? Dahil ang daming mga pamamaraan. O bakit naging madali? Una na dyan, dahil nga nagkaroon tayo ng kalakalan sa ibang bansa kung saan maraming mga dayuhan ang nakapasok, kaya na-enlighten naman ta. Dahil sa middle class, nang marami ang nakapag-aral, isa rin sa mga rason. Kaya alam kong marami pa kayong naiisip at isulat niyo na sa number 2. Okay? Let's go. So, alamin pa. Pagtataya, letter A. Lagyan ng puso ang patlang kung ang nangyari ay nakakatulong upang magising ang diwang makabayan o nasyonalismo ng mga Pilipino at bagusbong ng pakikibaka. Lagyan naman ng X kung hindi. Kung sa tingin nyo ang mga statement ay nakatulong upang mamulat ang pagka-nasyonalismo ng mga Pilipino, then lagyan nyo ito na heart. Kapag sa tingin nyo naman hindi, then put an X. Halimbawa, sa unang bilang, number 1, pag-unlad ng kalakalan, nagiging daan ba ito upang mamulat ang mga Pilipino? So kung sa tingin nyo oo, lagyan nyo siya ng heart. Kung sa tingin nyo naman hindi, then lagyan nyo ng ikes. Pangalawa, pagtatag ng pamahalang kolonyal. Pangatlo,
pagdatag ng mga bangko, pang-apat, pagbukas ng mga daungan, pang-lima, pagpapagawa ng mga daan, pang-anim, pagpapatayo ng mga pabrika, pang-pito, pagmamalupit ng mga katutubo, pang-walo, pantay-pantay na pagdingin ng gobernador sa mga Espanyol at mga Pilipino, pang-siyam, pagunlad ng kaisipang La Ilustrasyon, at pang-sampo, pagtatag ng iba't ibang parokya. Okay. Again, uulitin ko kung sa tingin nyo ito ay nakakatulong upang mamulat ang kaisipan ng mga Pilipino, lagyan nyo ito ng puso. Ngunit kung sa tingin nyo naman hindi ito nakakatulong, then put an X. I hope it's clear. Okay? Letter B, o pagtataya, letter B. Isulat ang mga dahilan ng bawat pangyayari. Give the reason why, bakit nangyari ang mga sumusunod. Una, namulat ang mga Pilipino sa maunlad na kaisipan. Nabanggit ko na ito kanina. Bakit? Give a reason. Ano ang rason kung bakit namulat ang kaisipan ng mga Pilipino? Okay? Ilang beses na yung inuulit-ulit. And number two, nagising ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. They are quite the same but mayroong maraming reason ang bawat isa. Letter C, pagtataya, ipaliwanag ang iyong sagot. Paano mo maisa sa buhay? Paano maisa sa buhay ng ibang Pilipino ang aral na ito? Paano nyo maisa buhay ang lesson that you can get out of this one? For example, ang pagiging makabayan. How can you live with that lesson na pagiging makabayan? Bilang isang estudyante, paano mo maipakita ang iyong pagiging makabayan? Next ay ang inyong wakasang pagtatanghal. So, isipin na ikaw ay isang OFW worker. Okay? Nais mong magising ang diwang makabayan ng iyong kasamahang Pilipino. Mag-isip ng paraan kung paano mo sila magaganyak at ipakita mo ito. Okay? Think of ways on how you can convince them. Okay? I-convince mo sila to be patriotic. Okay? Na maging isang makabayang Pilipino, na magising ang kanang pagkamakabayan. Okay? Isulat mo ito sa papel at idikit mo sa bahaging ito. Okay? Sana ay naintindihan. Idikit sa bahaging ito ng inyong module. At of course, ang module ninyo ay nagtatapos sa isang, ang unang topic sa inyong module na ito ay nagtatapos sa isang panalangin. Babasahin ko, mapagpala naming Ama na nasa langit. Marami pong salamat sa lahat ng biyayang ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa pagkakataong napag-aralan namin ang tungkol sa pag-usbong na malayang kaisipan ng ating bansa. Nawa po ito ay mabigyan namin ng kahalagahan ng aming napag-aralan sa pamagitan ng pagmamahal at pagtangkilik namin dito. Siya na lang. Okay? So, dyan nagtatapos ang unang topic ko ninyo sa Araling Panlipunan. So, dadako naman tayo sa pangalawang topic ko. Okay, yung second topic niyo dyan. Okay, sanay. Nakita nyo na ang pangalawang topic nyo. Okay, ang pangalawang topic nyo ay may pamagat na pag-usbong ng pakikibaka ng bayan 2. Okay, mayroon kayo dyan panahon para sa Panginoon. Lahat ng ating mga aralin ay sinisimula ng isang devotional or panahon para sa Panginoon. So, ang pamagat ng inyong devotional ay pagiging malaya. So, ang gagawin nyo dito, tingnan ang mga larawan at lagyan ng check kung saan diyan ang pinaka nagpapakita ng kalayaan sa iyong palagay at sabihin kung bakit ito napili. Okay. Kung titingnan mo, marami dyan. Meron dyan mga larawan. Ito ang unang larawan. At may mga bilog dyan sa bandang gilid. Tingnan nyo ang mga larawan at lagyan nyo ng check kung ito ay nagpapakita ng kalayaan. Okay. So, pagkatapos nyo i-check, kung sa tingin nyo nagpapakita yan ng kalayaan, ang gagawin nyo ay ipaliwanag nyo dito kung bakit yung larawan na yan ang para sa'yo nagpapakita ng kalayaan. Ipaliwanag mo. Okay? Sabi sa unang Korinto 9:19, malaya ako at di alipin naman. Ngunit nagpapaalipin ako sa lahat upang maikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Okay? Ipaliwanag nyo ang inyong dahilan kung bakit ang larawang yan ang inyong napili. Sana'y naintindihan niyo yan. Next,
pupunta tayo sa inyong MELC or ang inyong most essential learning competencies. Okay? Makatataya ng partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor, katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. So, ang ating target, makapagpapaliwanag ng mga pag-alsa ng kapatiran ng San Jose sa pamagitan ng pagsagot ng mga katanungan pagkatapos ng aralin. Pangalawa, makapagpapaliwanag ng okupasyon ng Ingles sa Maynila sa pamagitan ng pagsagot sa katanungan at pagbuo ng chart pagkatapos ng aralin. At ang inyong gawaing pagtatanghal or ang inyong performance task, ikaw ay makagawa ng sariling pagsusuri sa mga hadlang sa kabuhayan natin. Ikaw ay susulat ng isang anunsyo. Ipapahayag mo ang iyong kasagutan o mungkahi para maalis ang hadlang sa pagpapaunlad. Yun yung ipapaliwanag pa yan. Okay? Pupunta, dadako tayo sa inyong linawin agad. Okay. Diyan sa inyong linawin agad, mayroon kayong mga tao dyan or may mga larawan dyan ng mga tao. Okay. Dahil, okay, ang gagawin nyo, suriin ninyo ang mga larawan. Sila ay malalaking tao sa likod ng mga nangyayari sa panahong iyon. Okay? So ang gagawin mo, iparis mo ang larawan sa pangalan sa pamagitan ng paglagay ng linya. Or you are going to match. For example, ang larawang ito, sa tingin mo siya si Admiral Samuel Cornish. So put a line that connect the name and the picture. Okay? If you are not familiar with them, ang gagawin nyo, maaari kayong magsaliksik, mag-research, mag-type. How to type? I-type nyo lang dyan sa, i-type nyo lang, General William Draper. At lalabas yung mga larawan. Tingnan nyo kung sino sa kanila, si General William Draper, si Admiral Samuel Cornish, si Oliver North, at si Hermano Pulley. Okay? Yun yung gagawin nyo dyan sa inyong linawin agad. Again, maaaring magsaliksik. Next, ipagpatuloy natin. So, pag-usbong ng pakikibaka ng bayan. Paano napaunlad ang ekonomiya ng ating bansa noong panahon ng kolonyalismo? Okay. Mayroon tayong pag-aalsa ng kapatiran sa San Jose or ito ay tinatawag na rebellion ni Hermano Pulley noong 1840 to 1841. So, si Apolinario de la Cruz ang namuno sa rebellion panrelihiyon ng mga Tagalog noong 1840 to 1841. Kilala siya sa tawag ni Hermano Pulley or pangarap niyang maging banal na misyonero o ministro ng Diyos kaya nagtungo siya sa Maynila upang pumasok sa isang orden. Hindi siya tinanggap dahil isa siyang Pilipino. Hindi siya nawala ng pag-asa at masukan siya sa ospital ng San Juan de Dios. Nag-aral siya at natatag ng isang relihiyosong kapatiran na tinatawag niya Confradias de San Jose, kapatiran ng San Jose sa Tayabas na ngayon ay tinatawag na Quezon. Tinugis si Apolinario de la Cruz ng mga Espanyol at itinuring na rebuild. Kaya lumaban siya. Ginamit ng mga Espanyol ang mga taga-ibang lugar upang labanan si Apolinario at ang mga miyembro ng kapatiran. Noong November 4, 1841, pinugutan siya ng ulo sa bayan din ng Tayabas sa Quezon. Ang pugot na ulo ay itinusok sa isang poste upang babalak sa mga tao. So, yun yung nangyari kay Apolinario. Okay, ang ginawa sa kanya, pinugutan siya ng ulo, tinusok sa isang kawayan at inilagay sa poste nang sa gayon makita ito ng mga tao at hindi siya tularan. Ang Confradia de San Jose ay para sa mga Pilipino lamang. Marami ang sumapi sa samahan, ngunit ito ay pinagbabawal ng mga opisyal ng simbahan. Tumanggi silang magbigay ng polo iservisyo or yung sapilitang pagtatrabaho at magbayad ng tributo or buwis. Nangulikta rin ito ng buwis na real bawat buwan. Ipinagbabayad ng samahan ang pagsimba sa simbahang Katoliko. Nangakong magkaroon ng walang hanggang kapatawaran ang mga kasapi mula sa Diyos at ang mga kasapi lamang ang mailigtas. Pinahalagahan din ng kapatiran ang lupain ng ating mga ninuno at mga ito ay tinagurian nilang banal na puok. Ito ay nagpapatunay ng pagmamalaki ng ating mga ninuno sa kanilang komunidad at lahi. Ang kapatiran ito ay naglalayon ng mapagsarili at malaya sa sistema ng mga Espanyol. Magkakapariho lang naman talaga ang kanilang layunin at yun ay ang makamit ng kalayaan. So dito, mayroon kayong kailangan gawin. Subukan ko, ipaliwanag. Okay, you are going to explain. Ano ang mga dahilan ng pag-aalsa ng mga Pilipino
laban sa kolonyalismo ng mga Espanyol. Okay, ano ang dahilan? Bakit nag-aalsa ang mga Pilipino? What is really the reason while they fight back with the Spanish? Ang daming rason na nabanggit. Pangalawa, paano nasupil ng mga Espanyol ang pag-aalsa ng mga Pilipino? Paano na-stop? Paano nilabanan ng mga Espanyol ang rebelyon ng mga Pilipino? Pangatlo, sa iyong palagay, ano ang naging epekto sa ating mga ninuno ng pag-aalsa laban sa Espanyol? Ano ang naging epekto sa mga pag-aalsa na iyon? Next, hamon sa mga Dutch. Okay. Ninais na mga Hollandes or yung mga taga-Holland na magbukas ng bagong daungan sa dakong silangan upang magamit nila sa pangangalakal, kaya't sila ay nagpadala ng mga ekspedisyon sa silangan. Ang unang pagsalakay sa Pilipinas ay isinagawa ni Admiral Oliver Van Horn. Nakarating sila sa Luok ng Maynila malapit sa Bulacan noong ika-14 ng Nobyembre 1600. Hinarangan nila ang mga batel, or ito ay yung mga sasakyang pantubig, na nangangalakal ng pagkain para sa lungsod ng Maynila. Nayanig ang mga Espanyol at noong ika-14 ng Disyembre 1600 ay sinalubong nila ang mga Dutch upang hadlangan ang mga ito. Sa pamumuno ni Antonio de Morga, sinagupa ng mga Espanyol ang mga Dutch sa bandang Marvilles. Natalo ang mga Dutch kaya minabuti nilang umalis patungong Molokas at nagpatuloy sila sa Holland. Maraming beses nagbalik ang mga Dutch sa Pilipinas. Binago rin nila ang kanilang estratehiya upang maakit ang mga katutubo. Naging matindi ang pagnanais ng mga Holandes na paalisin ang mga Espanyol sa Pilipinas, ngunit hindi nila ito nagawa dahil nanatiling tapat ang mga katutubong Pilipino sa mga Espanyol. So una ay ang mga Dutch na gusto nais din lang sakupin ang Pilipinas. Mayroon tayong okupasyon ng Ingles sa Maynila. Next na dumating ay ang mga Ingles or from England. Noong 18th century, nagkaroon ng alitan ang England at ang France. Okay, England at France. Sinuportahan ng Espanya ang France dahil magkaanakan ang mga hari ng mga ito. Pareho silang kabilang sa pamilyang Bourbon. Noong 25th August 1761, nilagdaan sa Versailles ang kasunduang Pactis de Families, a family compact, na nagsasaad na tutulungan ng hari ng Espanya ang hari ng France sakaling magkaroon ng digmaan ng France at Ingles. Ay, noong nagkaroon ng 7 taong digmaan mula 1756 hanggang 1763, ang England at ang France na damay ng Espanya sa digmaan. Upang makaganti ang England sa Espanya, inutos ng hari ng England sa East India Company na nasa India na lusubin ang Pilipinas dahil isa itong kolonya ng Espanya sa Asia. Kaya naging damay din ang Pilipinas. Sinabi kasi na tulungan daw kasi magkaalyado si France at si Spain, at ang Pilipinas naman ay under sa Spain, ang ginbalusa ni England ay ang Pilipinas. Okay. Sa 22 ng Setyembre 1762, nang sumalakay ang hukbong dagat ng British na binubuo ng 13 sasakyan pandagat na may 6,000 katao ng mga hukbong British at Indian sa loob ng Maynila. Ang akala ng mga opisyal ng mga Espanyol ay mga bangka lamang ng mga Chino ang mga ito na nangangalakad. Wala silang kaalam-alam na may digmaang namamagitan sa Espanya at England dahil wala silang natanggap na balita tungkol dito. Nabigla na lamang sila nang malaman nila ng sumunod na araw na ang mga sasakyang pandagat na nakapasok sa loob ng Maynila ay mga barkong pagnigma pala ng mga Ingles. Ang pananalakay ay pinamunuan ni Admiral Samuel Cornish at General William Draper. Noong 23 ng Setyembre, hiniling nila na isuko ni Arcebispo Antonio Rojo, ang Gobernador General ng Pilipinas noon, ang Maynila. Nang araw ding iyon, nabatid ni General Draper ang pagtanggi ni Arcebispo at kagad niyang inutos ang pagkanyon sa Maynila. Hindi handa ang hukbo
hukbo ng sandatahan ng mga Espanyol, kaya tatalo sila libu-libu ding mandirigmang Pilipino mula sa Pampanga, Bulacan at Laguna ang tumugon sa panawagan at tumulong na ipagtanggol ang lungsod ng Maynila. Sa pamumuno ni Manalastas, isang matapang na pinuno ng Pampanga, lumaban sila sa mga mananalakay. Subalit, nanalo ang mga Ingles. Takip silim noong ika-6 ng Oktobre nang isuko ni Arcebispo ang lungsod ng Maynila. Si Don Simeon de Anda, isang kagawad ng Royal Audiencia, ay nakatakas. Naghanap ng mga makakasali o nag-recruit siya at naghanda upang ipagpatuloy ang pakikidigma sa mga lalawigan. Tumungo siya sa Bacoor, Pampanga at ginawa niya itong himpilan ng kanyang hukbo. Sa tulong ng mga tapat na Pilipinong kawal, hinamon ni Anda ang kapangyarihan ng Ingles. Ang pagdating ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga British ay pinigil ni Anda upang mapilitan ang mga British na sumuko. So mayroon din mga kasunduang nangyayari o nagaganap. Okay. Ang kasunduan ng pagsuko. Nilagdaan ni na Arcebispo Rojo at General Draper ang mga kasunduan sa pagsuko ng Maynila noong ika-6 ng Oktobre 1762. So dahil na natalo ng mga Ingles at nakuha nila ang Maynila kay Arcebispo Rojo, meron silang agreement ni Draper, General Draper. So, ayon sa kasulatan ito, isusuko ang mga sandat at gagamitang militar ng mga Espanyol. Magbayad sila ng 4 million bilang ransom sa mga nabihag na opisyal ng Espanyol. Sa kabilang dako, ipagkakaloob ng mga Ingles ang katiwasayan ng buhay at ariatrian ng mga mamamayan. Malayang pagsamba ng relihiyong Katoliko, kalayaan at kalakalan ng industriya, at pagpapanatili ng Royal Audiencia at paglaya ng mga sundalong Espanyol na nabihag sa Ilocos. So, mayroon din namang epekto ang pananalakay na nangyari. Ang mga madaling pananakop ng mga Ingles sa Maynila ay nagbukas ng mata at isipan ng mga katutubong Pilipino na bago ang kanilang paniniwala na makapangyarihan ang mga Espanyol, na makita nilang hindi man lamang nahirapan ang mga Ingles pakipaglaban sa mga Espanyol. Nabago ang paniniwala nila na hindi ang mga Espanyol ang pinakamahusay na kawal sa buong daigdig tulad ng ipinagmamalaki nito. Nagising din sila sa katotohanan na kung hindi nila tutulungan ang mga Espanyol ay hindi ito makakayang maitaboy ang mga kalaban. Ang ilan sa mga dahilan ng pagtatangka ng ibang bansang Europyo na sakupin ang Pilipinas ay ang mga sumusunod. So yun ding nangyaring pagsakop ng mga Ingles sa Pilipinas, may mga naidulot din ito sa kamalayan ng mga Pilipino. At napagtanto nila na hindi naman pala talaga ganun kalakas ang Espanya. Okay? At may mga rason kung bakit marami talagang bansa sa Europa ang nais ang kinin ang Pilipinas. Una na ito, ang kasunduan ng Tordesillas na inilitahala ni Papa Alejandro VI noong ika-3 ng Mayo, 1493, na nagsasaad ng Pilipinas ay sakop ng Portugal. Ito ay batay sa demarcation line na noon pang itinatakda. Isa yan sa mga rason dahil nga based on the demarcation line, isa daw ang Pilipinas, daw ay sakupan ng Portugal. Pangalawa, ang pagnanais ng mga Holandes na magbukas ng bagong daungan upang magamit sa pangangalakal. At pangatlo, ang paglusob ng England sa Pilipinas dahil ito ay isang kolonyal ng Espanya sa Asia. May mga epekto na idulot ang pagsalakay ng ibang bansa sa ating ng mga ibang bansa sa Pilipinas. Una dito, pagkawala ng buhay at pagkasira ng ari-arian. Of course, kapag may mangyaring digmaan, obviously may mangyaring patayan. Kapag may mangyaring patayan, may mga buhay talaga na masisira at of course mga ari-arian. Pangalawa, pagkakaroon ng higit na pagkakaisa laban sa ibang dayuhan. Okay. At pangatlo, pagkilala sa kahinaan ng mga Espanyol. So, na meron silang mga realization. Hindi naman pala ganoon talaga kalakas. So ngayon pupunta tayo sa inyong subukan nyo. Okay, another thing, ipaliwanag. Bakit sinakop ng mga Ingles ang ating bansa noong panahon ng pananakop ng Espanyol? Why? Why do you think? Ano daw yung rason? Obviously, sinabi na yun kanina. Dahil isa tayong kolonya ng Espanyol. At alam nila na ang Espanyol ay kampi sa France. Kaya dito sila sa atin nagbalos. Number two, ano ang kinalabasan ng labanan sa pagitan ng Ingles at mga Espanyol? O sino yung nanalo? Okay?
So, yan yun. Sabi sa unang Korinto 9:19, malaya ko at di alipin ninyo man. Okay? Nice ng ating mga ninuno na maging malaya sa mga kamay ng mga mananakop dahil sa kanilang pagmamalupit. Sino ba ang hindi gusto maging malaya? Lahat naman siguro tayo, we want to be free. Okay? Want to live free. Kaya sabi nga, may sinabi din ang Biblia tungkol dyan. Malaya ako at ialipin. Maganda talaga ang pakiramdam kung tayo ay nakadama ng pagkamalaya. When we feel that we are free, that we can do anything. Okay? Alamin pa, pagtataya, letter A. Gamit ang mga punong ito, tukuyin ang mga mahalagang pangyayari na naganap pagdating ng Ingles sa Maynila. Okay. Lagyan ng linya ang mga pangyayari sa tamang petsa. For example, dito class. Ang Pilipinas ay nasakop ng Portugal. Anong taon yun? Connect right line. I-connect nyo. Pagsuko ng Maynila, anong taon yun? Connect nyo. So ang gagawin nyo, hanapin nyo ang mga petsang ito doon sa ating talakayan. At kung mahanap nyo, tingnan nyo kung anong nangyari at i-connect nyo siya. So it's clear. Next is, pupunta tayo sa pagtataya B. Easy lang to. Isulat ang tama kung wasto ang pangungusap ukol sa mga naging epekto ng pagsalakay ng ibang bansa sa Pilipinas. Isulat naman ang mali kung hindi wasto. Tama at mali. Kung sa tingin nyo ito ay naging epekto ito sa pagsalakay ng bansa sa Pilipinas, okay, then write tama. Kung sa tingin nyo naman hindi, then write mali. Next, let's go to pagtataya C. Ipaliwanag ang iyong sagot. Sa iyong palagay, naging makatarungan ba ang pamamahala ng mga Espanyol sa mga katutubong Pilipino? Reasonable ba ang ilang pag-trade sa ito ang mga ninunos noon? Paliwanag. At of course, ang inyong wakasang pagtatanghal. Sa inyong wakasang pagtatanghal, write or isulat mo, okay, malinis na papel. Ikaw ay makagawa ng sariling pagsusuri sa mga hadlang. You are iguhit mo sa kabuhayan natin. Susulat mo, magsusulat ka ng isang anunsyo. Ipahayag mo dito ang iyong kagustuhan o iyong mungkahi para maalis ang mga hadlang sa pag-unlad ng kabuhayan. You are going to draw or you are going to write what we need to do it so that patuloy tayong umunlad. Ano ba ang mga hadlang sa ating pag-unlad? Yung isulat. Okay? Make an anunsyo or announcement. Sulat niyo yan sa isang bond paper at idikit sa bahagi. Ito. Of course, dyan nagtatapos ang inyong ikalawang topic sa Araling Panlipunan. At nagtatapos ito sa isang panalangin. Mapagpala namin, Ama na nasa langit. Marami pong salamat sa lahat ng biyayang ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa pagkatkataong na pag-aralan namin po sa pag-usbong at pakikipagkan niyo. Nawa po, mabigyan namin ito ng kahalagahan sa pamagitan ng pagmamahal at pagtangkilik dito siya. So, yan yung pangalawang topic nyo sa Filipino. So, pupunta tayo sa ikatlong topic nyo. Okay, ano ba yung ikatlong topic nyo? Ang ikatlong topic nyo ay ang pinamagatan niyang partisipasyon ng iba't ibang sektor sa pakikibaka. Ano ba ang partisipasyon ng iba't ibang sektor sa pakikibaka ng bayan? Okay, may mga partisipasyon. So nagsisimula din ito sa isang panalangin, ay isang devotional. At ang pamagat nito ay langit. Okay, langit. So, may tanong dyan, ano ang nakikita mo sa larawan? Ano kaya ang natatamasang kalayaan nila? Gusto mo bang matamasa din ang tinatamasan nila? Maghanap ka ng talata sa Biblia tungkol dito. Okay, titingnan mo ang larawan. Kung titingnan mo ito yung larawan na kung saan ay makikita mo dyan ang Garden ng Eden o ang Garden ng Eden. Okay, ang Garden ng Eden. So, nandyan, ang gagawin nyo, maghanap kayo sa Biblia ng talata or verse na may kinalaman sa mga larawang ito. So,
At isulat nyo ang buong versikulo dito. Okay? Sulat nyo ang buong versikulo. Napakaganda ng lugar na ginawa ng Diyos sa mga taong minamahal niya at nagmamahal sa kanya. Wala hanggang kalayaan at kaligayahan ang binigay ng Diyos sa mga matutuwid kung siya, kung kaya't siya ay babalik dito. Gusto mo bang makasama doon at mamuhay ng walang hanggan? Of course, lahat tayo yan ang ating pinakagusto. Kaya, ang gagawin nyo, maghanap kayo ng verse about dyan sa garden na yan. Okay? At isulat nyo ng buo dito sa ibaba. Okay? Pagpatuloy natin, pupunta tayo sa inyong milk. Okay, ano bang yung milk? Mapahalagahan ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pagsulong ng kamalayan pambansa. Target sa pag-aaral, makasagot sa mga katanungan pagkatapos ng aralin. Pangalawa, makapagpapaliwanag at makasagot sa mga katanungan tungkol sa partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pagsulong ng kamalayan pambansa sa pamamagitan ng pagsagot ng katanungan at pagbuo ng chart pagkatapos ng aralin. At ang gawaing pagtatanghal o inyong performance task, ikaw ay makadikit ng mapa ng Pilipinas sa isang pahina ng iyong module. Matukoy mo ang lugar kung saan-saan ang galing ang mga revolusyon at partisipasyon ng pakikibaka laban sa Kastila. Lagyan ng marking o palatandaan ng bawat lugar. Next, pupunta tayo sa inyong linawin agad. So, maraming Pilipino class ang nagbuwis ng kanilang buhay upang magkaroon ng kalayaan ng ating bansa. Kulayan mo ang larawan at isulat sa ibaba kung ano ang ibig sabihin nito. Okay. Mayroon dyang black and white na larawan na picture. Ang gagawin nyo, color it nicely. Pagkatapos, isulat kung ano ang ipinapakita ng larawan para sa iyo. What this picture means. Anong ibig sabihin ng larawan niya? Okay? Ipaliwanag mo yan. But do not forget to color. I will give points pag yun sa color. Ibang points yung sa explanation mo, iba rin point doon sa pagsulat. Next, pupunta tayo sa partisipasyon ng iba't ibang sektor ng pakikibaka ng bayan. How, paano sila nag-participate? Okay? Sino-sino ang mga bayaning babae na kinilala ng ating kasaysayan? May kilala ka ba sa kanila? Hindi lamang sa Maynila naganap ang revolusyon. May mga kilala din bang mga kadimbang mga namuno ng revolusyon sa iba't ibang relihiyon at lalawigan, ating tukuyin ang ilan sa kanila. Actually, kung ating discover lahat, napakarami sa buong Pilipinas. Okay? So, ang mga Pilipina noon ay may noon pa man sa panahon ng barangay at sultanato ay binigyan na ng pagpapahalaga ng lipunan. Hindi makaikaila ang maraming papel na ginagampanan ng mga kababaihan bilang mandirigma, bilang babaylan at bilang punong tagapangasiwa sa loob ng tahanan. May mga tungkulin na talaga mga kababaihan. Una dyan, it could be iba sa mga kababaihan. Pag sinabi natin babaylan, sila yung mga babae na namumuno sa pagsamba. Mga kababaihan na namumuno sa pagsamba. Pagdating ng mga Kastila, nagbago rin ang katayuan at pamumuhay ng kababaihan noon sapagkat mas binigyan ng pagkakataon lamang na makapag-aral ang mga kalalakihan. That's the difference. Nang naging kolonya tayo ng Espanya, medyo na-lessen. Okay? Medyo na-lessen. Ang pangyayaring ito, marahil ang dahilan kung bakit mas maraming mga lalaki ang nagkaroon ng papel sa kasaysayan. Okay? Ang ating aralin ngayon, or ang topic na ito, muli nating babalikan ang kasaysayan upang mabigyan pagpapahalaga naman ang iba't ibang sektor sa lipunan kasama ang mga kababaihan na naging bahagi ng pakikibaka laban sa kolonyalismo o pananakop ng mga Kastila. Ano-ano ang kanilang papel na ginagampanan? Okay, ng ibang sektor at isa sa dahilan kung bakit natatamasa natin ngayon ang kalayaan. So, una, participation. Okay, narito ang partisipasyon ng mga kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Una ay si Gabriela Silang. Okay. Si Gabriela Silang, alam kong medyo familiar ito sa inyo, siya ay asawa ni Diego Silang. Okay. Siya ang nagpapatuloy sa pakipaglaban ng mapatay si Diego Silang. Pangalawa ay si Gregoria Diesos. Okay. Sabi ko na nga sa inyo kanina, siya ang tinatawag na lakambini ng Katipunan. Siya ang asawa ni Andres Bonifacio. Okay. Isinilang si Gregoria de Jesus sa Caloocan. Panganay siya sa magkakapatid. At masasabing naging maayos naman ang kanilang buhay.
Katatatag lamang ng katipunan nang makilala niya si Andres Bonifacio. 18 taong gulang lamang siya, samantalang 30 taong gulang naman si Bonifacio na isang balo. Okay. So 18 years old si Gregoria de Jesus, si Andres Bonifacio is 30 years old at balo. Pag sinabing balo, ibig sabihin biudo, patay na ang kanyang unang asawa. Bagamat tutol ang ama, napapayag niya itong magkasal siya sa supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio. Bago maikasal ang dalawa, sumapi na sa katipunan si Gregoria de Jesus. Sa isang pagpupulong ng mga katipunero, nabuo ang isang sektor na pambabae sa samahan. Si Josefa Rizal, kapatid ni Jose Rizal, ay nahalal na pangulo at siya ang inihalal na pangalawang pangulo. So, basically, ang katipunan is itinatag siya class para sa mga kalalakihan. Ngunit hindi naman lang nila mapigilan ang mga babae na mag-join. So ang ginawa nila, gumawa sila ng ibang sektor na para sa mga kababaihan. At ang naging pangulo ng sa kababaihan ay si Josefa Rizal na siyang kapatid ni Rizal. At ang naging pangalawang pangulo or vice president ay itong si Gregoria de Jesus. Mahirap ang kanilang naging kalagalan ni Oriang. Okay. Oriang, ito yung palayaw or ayo, palayaw ni Gregoria de Jesus. Lalo na nang matuklasan ang katipunan. Bilang lakambini ng katipunan at asawa ng supremo o ama ng katipunan, siya ay ang tagapagtago ng mga lihim na dokumento ng samahan. Tuwing matutunugan niya ang pagdating ng mga Espanyol sa kanilang tahanan, sumakay siya sa isang karitela at nilibot niya ang tundo. Madalas na inabot siya ng gutom at hating gabi na akong umuwi. Naisulat niya noon ang sumusunod na pahayag. Noon ay para akong kinatatakutan. Pagkat lahat ng akyatin kong bahay upang magparaan ng oras ay pinagtabuyan ako at mamamatay-wari sila sa takot. Nooy, naghinanakit ako sa lahat. Noong ako'y kasama ng mga kawal na naghihimagsik sa parang ng digmaan, wala akong pangiming sumuong sa anumang kahirapan at sa kamatayan man, sapagkat wala akong nais kundi ang maiwagayway ang bandila ng kasarinlan ng Pilipinas. Kabilang din ako sa mga kawal upang maging ganap na kawal, ako'y nagsasanay ng pagsasakay ng kabayo at nag-aral na mamaril at humawak ng ilang uri ng sandata. Naranasan kong matulog sa lupa nang walang kinakain sa buong maghapon, uminom ng maruming tubig o kaya katas ng isang uri ng baging sa bundok. Natutuong mapakla na naging masarap din dahil sa matinding uhaw. Pinakamasakit na siguro sa tulad ni Oriang ang mawala ng asawa at hindi makita ang bangkay nito. Okay. Noong ika-10 ng Mayo, 1897, dinala at binaril sa bundok hulog sa Maragondo ng Cavite si Andres Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na si Procopio na hanggang ngayon hindi pa rin makikita ang kanyang mga labi. Okay. Mayroon tayong Gabriela Silang, mayroon din tayong Gregoria de Jesus na kung saan hindi naging madali ang kanyang buhay bilang isang lakambini ng katipunan. Mayroon din tayong si Glisteria Mariela de Villavicencio. Bagamat marami ang kumampi sa mga dayuhan, may mga miyembro rin ng mga mayayamang angkan ang matapat na sumuporta sa layunin ng revolusyon. Isa na sa kanila si Glisteria Mariela de Villavicencio sa Taal, Batangas. Maaga siyang nagpakasal kay Eulalio Villavicencio sa gulang na 19. Dahil parehong nagmula sa mayamang angkan at mahusay sa pagninegosyo, mas napalago nilang kanilang mga ari-arian. Nang mapatay noong 1872 ang mga paring gumbursa, nagsimula na si Glisteria at ang kanyang asawa sa pagiging aktibo sa propaganda. Nang si Rizal ay nasa Hong Kong, nakipagkita sa kanya si Eulalio at nagbigay siya ng 18,000. Nang bumalik, may dala na itong mga kopya ng Noli Mitangere at El Filibusterismo ni Rizal. Ang mga ito ay kanyang ipinamigay. Sinuportahan din ng mag-asawa ang revolusyon noong 1876. Pinagamit nila ang kanilang mga kamalig para sa pagmimiti at pagpaplano ng mga katipunero. Ito ang naging dahilan ng pag-aresto at pagkakulong ng kanyang asawa. Bagamat pinakawalan ito, iyon ang naging simula ng paghina niya at naging bunga ng kanyang kamatayan. Pinagpatuloy ni Glisteria ang pakipaglaban. Nang gamitin ng mga Espanyol ang kanilang tahanan,
sinikap niyang maging mabuting espiya noong 1898. Ipinahiram niya ang kanyang barko kay Aguinaldo. Hindi siya tumigil sa kanya sa mga revolusyon kahit sa panahon ng Amerikano. Inukupan ng mga Amerikano ang Batangas. Nahuli siya ng mga ito nang makuha ang kalaban ang liham na ipinadala niya sa isang general ng puwersang revolusyon si General Mariano Trias. Siya ay inilagay sa house arrest at nakalaya lamang noong 1900 nang ganap ng makontrol ng mga Amerikano ang revolusyon. Yun ay si Glyceria. Next, mayroon din tayong si Patrocinio Gamboa. Taga-tubong Iloilo si Patrocinio Gamboa, bagamat nagmula rin sa isang mayamang angkan ng mga ilustrado, kabilang siya sa mga naghahangad ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Mahilig siyang magbasa ng mga komposisyon ni Rizal at ni Graciano Lopez Hayna. Hindi nagtagal, sumapi na rin siya sa mga revolusyonaryo sa kanilang lalawigan. Hindi siya kaagad pinagdududahan ng mga Espanyol dahil siya ay babae. Nakatulong siya sa paniniktik at pag-iipon ng pondo para sa revolusyon. Naging aktibo rin siya bilang miyembro ng Red Cross. Ang pinaka-natatanging bahagi ng kanyang pagiging kasapi ng pwersang revolusyon ay nang matagumpay niyang malampasan ang bantay ng kalaban sa Santa Barbara, Iloilo. Ibinahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng pamahalaang revolusyonaryo ang pagladlad ng matawat. May matawat na nakahanda na para sa mga taga-haro Iloilo, ngunit ang problema nila ay kung paano ito madala sa kampo ni General Delgado ng Santa Barbara. Dadaanan nila ang mga bantay na kawal ng mga Espanyol na mahigpit na naghahalubhog ng mga gamit ng mga nagdaraan. Pinapatay nila kaagad ang sinumang kanilang mapaghinalaan. Mahusay na nakaisip ng paraan si Patrocinio na itinago niya ang regalong espada ni Aguinaldo kay General Delgado sa ilalim ng pinag-igikan ng palay. Samantalang ang bandila naman ay kanyang itinali sa kanyang baliwang, sa kaniya isinuot ang kanyang damit. Kasama niya ang isang katipunero na siya namang nagpakapanggap ng kanyang asawa. Nang dumaraan sila sa tapat ng bantay, ay umarti ang dalawang nag-aaway. Natatawang pinalampas sila ng mga bantay. Ang bandila ay nakarating sa oras ng programa. Next, mayroon din tayong si Melchora Aquino. Kilala si Melchora Aquino bilang bansa-bansag ng ina ng katipunan. Sa edad na 84, hindi siya nag-atubiling magbigay ng tulong sa mga nasugatang katipunero sa tuwing papapasabak ang mga ito sa labanan. Dahil mayroon siyang palayan, naging mainam na kanlungan ng mga revolusyonaryo ang kanyang lugar. Hindi rin siya naging maramot at na magbigay ng palay o kalakal niya sa kanyang tindahan. Dito mas madalas makausap niya si Andres Bonifacio. Siya ay hinuli at kinulong dahil sa kanyang pagtulong sa mga katipunero. Siya ay pinatapon sa Guam kung saan tinanggap siya ng mga mag-asawang Pilipino. Pinili niyang magtrabaho sa kanila kaysa tumanggap ng libreng tulong. Nakabalik siya sa Pilipinas noong 1903 nang ang mga Amerikano ay nasa bansa na. Namatay siya sa piling ng kanyang mga anak sa isa edad na 107 years old. Next is, sumunod dito is si Teresa Magbanua. Nagmula naman sa mayamang angkan si Teresa Magbanua. Tubong Pututan, Iloilo siya at pinag-aaral sa mahusay na paralan. Nagtapos siya sa pagkaguro at sandaling nakapagturo. Nang siya ay mag-asawa, ginugol niyang panahon sa pag-asikaso sa kanilang hasyenda. Nahasapan niya ng lalo ang kanyang galing sa pangangabayo. Nang sumiklab ang revolusyon, sumanib siya sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa. Naunang sumapi sa katipunan ng kanyang dalawang kapatid na lalaki na pawang may mataas na katungkulan sa katipunan. Pinamunuan niya ang isang pangkat ng mga kalalakihan. Tumulong siya sa pagkipaglaban. Nakilala siya sa kanyang husay sa pamumuno at tinatawag siya ng Naisa. Maraming labanan ang kanyang naipanalo. Sa kabila ng gutom at kakulangan ng armas, unti-unting naagaw nila ang mga bayan ng Panay hanggang nasakop na ng pwersang revolusyonaryo ang buong isla. Pinagpatuloy niya ang pakipaglaban sa panahon ng mga Amerikano. Ang kanyang kapatid na si General Pascual ay isa rin sa nagtanggol sa haro. Aktibo rin sa pakipaglaban ng kanyang kapatid na si Elias. Nang bumagsak ang Santa Barbara, Iloilo sa kamay ng mga Amerikano, naging guerrilla sila. Napatay ang kanyang kapatid na si Elias sa isang labanan. Samantalang patraidor naman na pinatay si Pascual. Naglukasa siya sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid.
na magsimulang magsisuko ang mga heneral, nilansag niya ang kanyang pangkat sa halip na sumuko. Lumipat siya sa bayan ng kanyang asawa at namuhay ng tahimik. Itinigil niya ang pakipaglaban na makita niyang walang mangyayari sa pagtutol nila sa pananakop ng mga Amerikano. Nagbalik siya sa kanyang asawa nang sumiklab ang digmaan. Pinagbili niya ang kanyang mga ari-arian sapagkat patay na ang kanyang asawa at wala naman silang naging anak. Nakatira na lamang siya sa kanyang kapatid sa Mindanao at namatay siya noong 1947. So yun yung mga participasyon ng mga kababaihan or ilan sa mga kababaihan na naging aktibo sa pakipaglaban. Okay? Marami-rami din naman. Next, pumunta din tayo sa ang participasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Actually, marami talaga, plus iilan lamang ito. Okay? Una, ang pag-alis sa paggamit ng armas ay unang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanila ng Espanyol. Tulad ng ginawa ni Lapu-Lapu noong 1521, ipinasya ng ibang mga Pilipino na tapatan ng dahas ang hindi maayos na pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Magkakaiba ang mga dahilang nagbunsod sa kanilang paglunsad ng rebelyon. Narito ang mga pag-alsa at sektor na bumubuo ng bawat pag-alsa na naganap sa kasaysayan. Una is ang pag-alsa ni Dagami noong 1565 to 1567. Okay. Ang pamilya Dagami ng Leyte ay namuno sa rebolusyon laban sa mga Espanyol noong 1567. Pangalawa, si Raja Lacandula noong 1574. Ang dakilang Raja ng Tondo na si Raja Lacandula ay namuna rin sa isang pag-aalsa laban sa mga Kastila. Sa simula ay naging maayos ang ugnayan ni Raja Lacandula at Kastila sa isa't isa sapagkat meron siyang pribilehiyo na hindi pagbabayad ng buwis sa mga Kastila at pagiging malaya sa paghanap buhay. Ang pribilehiyong kanyang natanggap ay hindi naging pangmatagalan sapagkat pinatigil ito ni Gobernador Godo de Lavazares na siyang pumalit kay Legazpi nang ito ay namatay. Naging mapang-abuso at mapang-alipin si Gobernador Gedo Lavazares, bagay na ikinagalit ni Raja Lacandula. Kaya noong taong 1574, nagsimula ang laban ng Raja Lacandula at ang mga Kastila. Subalit isinugo ni Lavazares si Padre Jeronimo Martin at Kapitan Juan de Salcedo upang himuking sumuko ang dalawang hari, sina Raja Lacandula at Suleiman. Sumuko ang dalawa na tiyakin ang paggalang sa kanilang karapatan, sampo sa kanilang nasasakupan. Muling nanumbalik ang kapayapaan at pagkakaibigan sa pamagitan ni Raja Lacandula ng mga Kastila. Tumulong pa si Lacandula at Suleiman sa pagtataboy sa kay Limahong at ng kanyang mga mandirigma. Noong 1587, pinagpatuloy ito ng anak ni Raja Lacandula na si Magat Salamat. Ang dahilan ng kanyang paghihimagsik ay ang hindi pagpapatupad ng mga Kastila na ibalik ang pribilehiyo nila na hindi pagbabayad ng buwis. Next, pangalawa is meron tayong ang pag-alsa ni Raja Suleiman noong 1574. Si Raja Suleiman na nakilala rin bilang Raja Suleiman ay isang Muslim na dato na namuno kasama ni Raja Matanda at Lacandula, hari ng Tondo, isang malaking populasyon ng mga Tagalog sa timog ng Ilog Pasig sa lungsod ng Maynila noong ika-16 na dataon. Malugod niyang tinanggap at pinapasok ang mga Kastilang conquistador na sina Martin de Giotte at Juan de Salcedo. Naging palakaibigan siya at binigyan niya ang mga conquistador ng mga pampalasa at mga babae bilang regalo. Ngunit nang dumaan ang mga linggo, sinimulang abusuhin siya ng mga Espanyol at hindi naglaon, nalaman niya ang pakay ng mga Espanyol na sakupin ang kanyang lungsod at nakawin ang mga likas na yaman ng lugar. Namuno siya ng isang kudita upang maapalis ang mga Kastila sa lungsod. Next, meron din tayong tinatawag na Pampanga Revolt at ito ay nangyari noong 1585. Ang pag-aalsa ng mga Pampanggeno ay pinasimulan noong 1585 bilang protesta sa mga pang-abuso ng mga encomiendero. Binalak nila ang lihim na pagpasok sa Maynila at pagpatay sa mga Kastila sa tulong ng mga taga-Borneo. Sa kasamangpalad, ang lihim ay nalaman ng isang babaeng katutubo na asawa ng isang sundalong Kastila. Ipinadakip at ipinakulong si Gobernador General Santiago de Vera ang mga ipinakulong ni Gobernador General Santiago de Vera ang mga pinuno ng nasabing pag-aaklas at ipinapatay naman ni General
pinapatay naman si General Cruz Carrera. Next, meron tayong Conspiracy of Maharlikas. It's from 1587 to 1588. Noong 1587 hanggang 1588 ay nabuo ang rebolusyong pag-aalsang kilala bilang Conspiracy of the Maharlikas o Tondo Conspiracy laban sa mga Kastila. Binubuo ang samahan ng mga Maharlika o pangkat ng mga dato sa Maynila, Bulacan, Pampanga kasama ang kanilang mga kaanak. Ito ay pinangunahan ni Austin D. Legazpi, pamangkin ni Rahal Acandula at ng isa pa nitong pinsan na si Martin Pangan. Ang mga dato ay sumumpang makidigma laban sa mga mananakop at ipaglaban ang kanilang karapatan sa kanilang dating mga nasakupan at bawiin ang kalayaan ng kanilang mga nasasakupan. Subalit sila hindi naging matagumpay sa kanilang hangarin, ang kanilang mga balak at plano ay nabatid ng mga Espanyol mula kay Antonio Sorabaw na nagmula sa Calamnes ng Palawan na isa ring bahagi ng pamilyang Maharlika sa kanilang lugar. Isa ring pagtatak sila ang nangyari. Next, meron tayong Cagayan at Dingras noong 1589. Ang pag-alsang nabuo laban sa pagbabayad ng tributo o buwis ng mga taga-Cagayan at Ilocos Norte noong 1589 ay tinatawag na Cagayan at Dingris Revolt. Ang mga pagmamalabis ng mga conquistadores na nananakit at ng abuso ng mga Pilipino bukod pa sa pagbabayad ng mataas na buwis ang naghudyat upang mag-alsa ang mga Ilocanos sa pamamahala ng mga Kastila. Nagsimula ito nang mapatay sa Vigan ang mga katutubo ang anim na mga taga-kolekta ng buwis ng pamahalaan. Ipinadala ni Governor General Santiago de Vera ang kanyang hukbong binubuo ng mga Pilipino at ilang Espanyol upang mapatigil ang namumuong pag-aaklas na ito ng mga taga-Cagayan. Next, mayroon din tayong pag-aalsa ni Magalat noong 1596. Ang pag-aaklas ni Magalat ay nagsimula noong 1596 at sila ay tumong Cagayan. Siya ay dinakip sa Maynila sa kasong rebelyon at ipinakulong ni Gobernador General. Hindi nagtagal ay pinalaya rin siya sa tulong na rin ng ilang mga paring Dominikano. Kasama ng kanyang kapatid na lalaki, hinimot niyang ipagpatuloy ang pakikidigma sa mga Espanyol. Hindi nagtagal ay nagawa nilang sakupin ang ilang nakapaligid na mga kabayanan hanggang tuluyan nilang makuha mula sa Espanyol ng mga kawal. Ipinadala ni Gobernador General Francis de Tielio de Guzman sina Padre de Chavez mula sa Maynila kasama ng mga kawal na Espanyol at Pilipino upang dakipin sina Magalat. Nagawang hulihin ang pangkat ni Magalat ang mga pinuno ng pangkat at ang mga pinuno ng pangkat ni Magalat ay binitay. Si Magalat naman ay patraidor na pinatay ng kanyang ilang mga kasamahan sa kanilang sariling kuta. Titingnan nyo, isa rin pagtatraidor ang naging kadahilanan ng pagkamatay ni Magalat. Next is ang pag-aalsa ng mga Igorot. Ito ay nangyari noong 1600. Mula sa kautusan ni Gobernador General Francisco de Tillio de Guzman, nagpadala ng isang ekspedisyon sa Cordillera para sa pagpapalawak ng relihiyon sa bansa sa pamumuno ni Padre Esteban Marin. Si Marin ay ang kura-paroko noon ng Ilocos at sinubukan niyang kumbinsihin ang mga Igorot na maging Kristiyano. Sa kabilang dako, hindi pumayag ang mga katutubo na mapasailalim sa kagustuhan ng mga Kastila na maging Kristiyano sila at talikuran ang kanilang mga paniniwala at ang kani-kanilang reliyon. Pinatay ng mga mandirigmang lumad si Marin, kasama ang hukbong ipinadala ng Kapitan Aranda. Naging mabilis lamang ang rebolusyon ito ng mga Igorot sa kadahilan ng labis na dahas ang ginamit ni Aranda upang masupila ang mga mandirigmang Igorot upang hindi na ito malaman ng iba pang mga katutubo. Next ay ang pag-aalklas ng mga insek noong 1603. Noong 1603, mahigit kumulang 30,000 Chinong mga lakal na mumuno at mamamayang insek ay pinatay ng mga Espanyol na namumuno noon sa lugar. Ang mga nakaligtas ay agad na nagtungo sa Wawa na ngayon ay mas kilala sa tawag ng Guagua. Nagsunog at naglunsad ng pag-aklas ang mga insek na ninirahan sa Ligarda at Binondo at kanilang binantaan na kukuhanin nila ang pamumuno ng Espanyol sa Intramuros.
Next, meron din tayo ang pag-aalsa ni Tamblot ng 1621 to 1622. Si Tamblot ay pinuno ng relihiyon sa Bohol at pinamunuan niya ang isang revolusyon kinilala sa tawag na Tamblot Revolt noong 1621. Matapos makarating ng mga Hiswitang pari sa Bohol, ay agad nilang ipinakilala ang Kristyanismo sa mga Boholano at pinilit ang mga ito na iwan ang kanilang dating relihiyon at paniniwala at tuluyan ng maging Kristyano. Hinikayat naman ni Tamblot na isang Babaylan ang kanyang mga kababayan na huwag magpadala at maniniwala sa mga paring Hisweta at manatili sa kanilang kinagisnan na relihiyon at paniniwala. Nagsimula ang revolusyon ni Tamblot noong ipinagdiwang ng mga paring Hisweta ang kapistahan ng isang patron ni St. Francis Xavier sa Cebu na naganap noong gabi ng bagong taon ng 1622. Hindi nagtagal ay nahuli nila si Tamblot at binitay sa pamagitan ng pagpugot nito ng ulo upang maging banta sa ilan sa mga Pilipino na hindi aanib sa mga Kastila at alabag sa kanilang mga kautusan. So namatay si Tamblot sa pamagitan ng pagbitay. Next, meron din tayo pag-aalsang Bangkaw noong 1621 to 1622. Ito ay pinamunuan ni Bangkaw na dating dato ng Karagara sa Leyte. Malugod na tinanggap noon ni Bangkaw si General Miguel Lopez de Legazpi sa kanyang nasasakupan nung unang dumating si Legazpi sa Pilipinas noong 1565. Bagamat nagpabinyag si Bangkaw sa Kristyanismo noon, siya ay tumiwalag sa paniniwalang ito. Sa tulong ng isang Babaylan, si Pagali, nagtaliyo siya ng isang timpol para sa mga dewata at Diyos na kanilang dating pinaniniwalaan nung panahong sila ay isa pang dato. Hinikayat niya ang kanyang dating nasasakupan na magbalik loob sa kanilang dating paniniwala at talikuran ang Kristyanismo. Gumamit si Pagali ng mahika upang mahikayat ang mga tao na sumama sa kanila. Ipinadala ni General Alonso Pardo de Entenza, ang alcalde mayor ng Cebu, na si Juan de Alcarazo, kasama ang ilang kawal na Espanyol at mga kawal na Pilipino upang sugpuin ang rebelyong binubuo ni Bangkaw. Matapos mahuli sila Bangkaw, pinatawan sila ng parusang bitay at ang kanilang ulo ay inilagay sa isang kawayan upang magsilbing babala sa mga Pilipino na nagnais pang mag-aklas laban sa mga Espanyol sa kanilang lugar. Next, mayroon din tayo ang Revolusyon ng Mandayaw o Itnig noong 1625 to 1627. Ang Revolusyong Itnig o kilala rin sa tawag na Mandaya Revolt ay revolusyonaryong nabuo dahil sa relihiyon laban sa pamumuno ng mga Espanyol sa pamumuno ni Miguel Lanab at Alababan. Sina Lanab at Alababan ay parehong nabinyagan na rin sa Kristyanismo at pareho rin tumiwalag agad dahil sa kanilang pagpapabinyag ay sa pilitang pinapagawa noon sa kanilang bayan. Sila ay namulo sa pag-aaklas dahil sa pilitang pagpapalit ng relihiyon sa mga mamamayan. Nang sila ay papuntahan ng mga paring misyonero, ay kanilang pinatay at pinugutan ng mga ulo ito dahilan upang sila ay tugisi naman ng mga Espanyol sa kautusan ni Gobernador General Fernando de Silva noong 1626. Sinunog ng mga Kastila ang mga taniman at palaya na naging sanhi ng pagagutom ng mga itneg dahilan na rin upang sila ay sumuko noong 1627. Maroon din tayong Revolusyong Ladia noong 1643. Si Pedro Ladia ay isang Moro Bornean nagmula sa Angkanera, Halakandula na dumating sa Malolos noong 1643. Noong panahon na iyon, ang kanyang lupain ay sinamsam ng mga Kastila kung kaya't pinamunuan niya ang isang pag-aaklas laban sa pamamalabis ng mga Espanyol sa kanilang pangangkam na lupa sa mga Pilipino nagmamay-ari ng mga lupa at lupain. Binansagan niya ang kanyang sarili bilang hari ng Tagalog. Pinigilan siya ng mga paring Espanyol sa kanyang mga balakin, subalit ito ay kanyang ipinagpatuloy pa rin. Nang siya ay madakip, siya ay inulong sa Maynila at doon pinatawa ng parusang kamatayan. Next, mayroon din tayong ang pag-aalsa ni Sumuroy noong 1649 to 50. Sumiklab ang Sumuroy Revolt noong 1649 sa pamumuno ni Agustin Sumuroy kasama ang ilan sa kanyang mga kababayan na warais sa Palapag, Northern Samar. Ang kanyang pangunahing dahilan ng pag-aaklas ay ang pagmamalabis ng mga Espanyol sa kanila at asa pilitang pagawa o ang polo y servicio.
Ang kautusang ukol sa pulo ay nagsasaad na ang mga manggagawa na mula sa Maynila ay hindi maaring ipapadala sa mga malalayong lugar sa kanilang pagtatrabaho sa pulo. Subalit ang mga waray ay pinadala at pinatapo naman sa malayong lugar tulad ng Cavite na siyang nagbunsod sa kanilang pag-aaklas laban sa mga mananakop. Matapos mapatay ang isang pari sa palapag, mabilis na kumalat ang pag-aaklas at inulunsad ni Sumuroy at nakarating ito sa Mindanao, Bicol, Visayas, lalo tigit sa lugar na Cebu, Masbate, Camiguin, Zamboanga, Albay, Camarines at ilan pang mga bahagi ng Mindanao tulad ng Surigao. Isang gobyernong rebelyon ang kanilang itinatag sa kamundukan ng Samar. Subalit, si Sumuroy ay nahuli at binitay noong 1650 na siyang naging dahilan upang humina ang kanyang hukbo. Pinagpatuloy ng kanyang pinagkakatiwala ang kasama na si David Dula ang pakipaglaban, subalit nang siya ay malubhang nasugatan sa kanilang pakikibigma ay nahuli at siya ay binitay din sa palapag Northern Casamal kasama ang kanyang general na pawang nahuli rin ang mga Kastila. Next is ang Rebolusyong Manyago sa Pampanga noong 1660 at hanggang 1661. Ang Manyago Revolt ay naglunsad sa Pampanga noong 1660. Sa panahong ito ay labis na pinagnanasahan ng mga Espanyol na masakop ang Pampanga sa kadahilan ng mayaman ang bayan ng Pampanga lalo't higit ang kanilang relihiyon. Bukod dito, ang mga mamamayan ng Pampanga ay pinatawan ng mas mataas na tributo sa pilitang paggawa kahit ng malalayong lugar at ang paggamkam sa kanilang mga pananim na palay. Karamihan sa kanila ay pinagpatrabaho sa loob ng 8 buwan o higit pa na ito ay higit sa napagkasunduan at hindi rin sila binayaran sa kanilang mga paggawa. Maging bigas ay kinukuha sa kanila ay hindi rin binabayaran ng mga Espanyol. Ininaglaon ay inilunsad nila ang kanilang revolusyon laban sa pagmamalabis sa kanila ng mga Espanyol. Ang Manyago Revolt ay naging simula ng mas malawak at mas malaki at mas madugong digmaan laban sa mga Kastila sa Pangasinan. Next, mayroon din tayo ang Malong or Andres Malong ng Malong Revolt from 1660 to 1661. Si Andres Malong ay isang maestro de campo ng Binalatungan na ngayon ay kilala bilang sa tawag na San Carlos Pangasinan noong 1660. Siya ay tumulong sa mga Espanyol nang ang mga dayuhan ay magtatag ng pamahalaan sa Pangasinan. Sa mga Espanyol niya natutuhang maging malupit at gumamit ng dahas. Napagtanto ni Malong na mag-aklas laban sa Espanyol dahil sa kanyang mga naging kaalaman sa mga gawain ng Espanyol. Napigil lamang ito dahil naunang mag-aklas si Francisco Manyago sa Pampanga. At nang nabigo si Manyago, sinimula ni Malong ang kanyang planong pag-aklas laban sa mga dayuhan. Nagsimula siya sa Barangay Maluni at Nabigo. Ang kabiguang ito ay hindi naging hadlang sa kanyang pangarap na ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang mga balak hanggang sa matungumpay niyang nasakop ang buong Pangasinan. At idideklara ni Malong na siya ang hari ng Pangasinan. Next, mayroon din tayo ang Rebolusyon ng Almasan noong January 1661. Kasunod ng Malong Revolt ay ang Ilocos Revolt na pinamunuan ni Don Pedro Almasan, isang mayamang namumuno sa bayan ng San Nicolas, Lawag, Ilocos Norte. Ang mga sulat na ipinadala ni Andres Malong, ang hari ng Pangasinan, na nagsasaad ng pagkatalo ng mga Espanyol sa kanyang lugar, sa kanilang revolusyon ay nagpapalakas ng loob ng kapwa nila Pilipino sa mga karating bayan at kabilang na dito sina Don Pedro Almasan. Lumakas ang suportang tinanggap ng mga pag-aaklas na ito na nakbunsod sa mga sumusunod na pag-aaklas. Pinangunahan ni Almasan ang rebelyon sa Ilocos at tinawag siya bilang hari ng Ilocos. At ang kanyang anak naman ay tinuran bilang isang prinsipe ng Ilocos. Subalit matapos ang digmaan ng mga Kastila sa mga Briton, ay kanilang dakip naman si Almasan na siyang naging dahilan ng kanyang pagkabitay. Next, mayroon din tayong ang Panay Revolt noong 1663. Ang Panay Revolt ay kinalala rin bilang Tapar Revolt sapagkat si Tapar ang namumuno sa pag-aklas na ito sa hindi pagkakaunawaan sa relihiyon. Mula sa isang isla ng Panay si Tapar at nais niyang magtayo ng sarili niyang relihiyon sa isla na hindi naman kailanman pinayagan ng mga Espanyol.
napatay si Tapar sa kasamaan. Napatay si Tapar kasama ng kanyang mga tagasunod sa isang magdugong sagupaan sa pagtraidor na pag-atake ng mga kawal ng Espanya kasama ang kawal na Pilipino. Next, ang Zambal Revolt. Isang pangkat ng mga Pilipino o dato ng Sabales ang tumanging magpasakop at kilalanin ang pamumuno ng mga Kastila sa Pilipinas kung kaya't sila ay naglunsad ng digmaan sa mga ito. Dagling nagpapadala ng mga hukbo ang mga kinatawa ng Espanya sa Pilipinas ng mga higit kumulang 6,000 kawal upang hindi na mapaigting pa ang bilang at dami ng nag-aaklas. Matapos ang halos 2 taon na paglalabanan, tuluyang nasakop ng mga Espanyol ang buong bayan at sila ay tuluyan ang napasailalim sa pamamahala ng mga Espanyol. Ang lahat ng nakikibahagi sa rebelyon ay pawang pinatawa ng parusang kamatayan. Next, mayroon din tayong Agrarian Revolt noong 1745. Ang Agrarian Revolt ay nagtatagal mula 1745 hanggang 1746. Kabilang sa mga bayan na ito ay nagmula sa Calabarzon, Batangas, Laguna at Cavite at sa Bulacan na pawang bahagi ng walong sinag ng araw ng watawat ng Pilipinas. Batangas, ang pinakaunang naglunsad at nagsimula nito ay ang bayan ng Lian sa Nasugbu, Batangas. Ang mga tubong Batangas ang tunay na nagmay-ari ng mga lupain na kinamkam at kinamkam ng mga ari-arian at mga lupain ng mga paring fraile at iba pang mga Espanyol na namumuno sa kanilang bayan. Pinilit nila ang mga ito na ibalik sa kanilang mga ari-arian at lupain. Subalit, iginait ng mga fraile na ito ay hindi sa kanila sa kalinlanang wala silang mga titulo ng mga ito. At ito ay marapat lamang na maging kabayaran nila sa kanilang pamamalagi at pamumuno sa lugar. Ito ang nagbunsod upang magrebelde ang mga taga-Batangas na siyang laging daylan upang ang mga ito ay sunugin, maging ang mga parokya ng mga paring fraile, maging ang mga rancho ay kinampam ng mga Kastila. Pinaimbestigahan ang mga pangyayari ng mga Kastilang namumuno kung saan ipinag-utos na ibalik ng mga fraile sa mga Pilipino ang kanilang mga ari-arian. Subalit, nagawang baliktari ng mga fraile ang naunang kautusan kung kaya't hindi nila ibinalik ang kahit anumang pamamayari ng mga Pilipino. Next, mayroon din tayong Francis Daguhoy Rebellion from 1744 to 1899. So noong 1744 sa Bohol, pinamunuan ni Francisco Daguhoy ang isang rebellion, bunsod na rin ng hindi pagkakasundo sa rebellion. Matapos mapatay ang kapatid ni Daguhoy, hindi ito pinayagang basbasan isang fraile sa kanilang bayan. Ang pagtangging ito ng fraile ang siyang naging dahilan na pagsisimula ng Daguhoy ng revolusyon. Ito ang naging pinakamatagal na revolusyong nasaksihan at pinabibilangan ng mga Pilipino na kahit patay na ang nagpasimula nito ay nagtagal ito ng 85 or 85 taon. 20 gobernador general mula kay Juan Arinchedera hanggang kay Mariano Ricafort y Abarca ay hindi nagapi ang revolusyong ito na nakapagtayo ng isang malayang revolusyonaryong gobyerno ng mga Buholano. Nagpadala ng 2,200 kawal si Ricafort sa Bohol na nagapi rin naman ni Daguhoy at ng kanyang mga tauhan. Muling nagpadala ng sundalo si Ricafort noong 1828 at 1829 at tulad ng nauna, ay hindi naging matagumpay ang mga ito. Namatay si Daguhoy 2 taon bago pa man matapos ang kanilang rebelyon na siya namang naging dahilan ng pagtatapos ng rebelyon. Mahigit 19,000 sa mga tauhan ni Daguhoy na nabuhay at nadakip ay pinalaya at pinabaya ang mamuhay sa ilang bayan sa Bohol tulad ng Biliran, Butuan, Bilar, Katibayan at Sibuyas. Next, mayroon din tayong Diego Silang noong 1762 to 1763. Si Diego Silang ay pinanganak noong 16 ng Disyembre sa 1730. Ang kanyang ama ay si Manuel Silang at ang kanyang ina ay si Nicolasa de los Santos. Noong siya ay bata pa, nagtrabaho si Diego bilang katulong ng Cura Paruco sa Bigan. Doon siya naging mahusay magsalita ng wikang Kastila. Siya ay pinadala ni Padre Quisolo bilang mensahero. Dinadala niya ang mga sulat mula sa Vegan papuntang Maynila sa pamagitan ng bangka. Sa isa sa kanyang paglalakbay, ang kanyang bangka ay inatake ng mga katutubong sambal sa baybayin ng Sambales.
ang ilang sakay ay nalunod at pinatay ng mga katutubo. Si Diego naman ay nakaligtas ngunit naging bihag. Siya ay pinalaya sa pamagitan ng ransom na pinadala ng mga misyonerong recoleksyonista. Pinakasalan niya ang biyudang si Josefa Gabriela na tubong Santa Ilocos Sur. Sila ay 27 taong gulang na ikasa. Nang nasa Maynila si Diego at naghihintay sa galeon, nakita niya na maraming mga ataking barko ang mga Ingles sa Maynila de Bay. Noong September 24, 1763, inatake ng hukbong Ingles ang Maynila. Nasakop ang Maynila noong October 1762. Ang pagsakop ay kabilang sa 7 taong digmaan. Napansin ni Diego na humina ang hukbong Kastila at dito niya naisipang mamuno ng kilusang revolusyonaryo sa Ilagang Luzon. Lumakas ang puwersa nito. Nagtatag siya ng sariling kampo sa isang mataas na bundok na kung saan matatanaw ang kabuuan ng lalawigan ng Gikan. Ito ay kilala ngayon bilang Bundok ng Silang. Si Diego Silang ay isang mahusay na pinuno at disiplinadong militar. Upang magkaroon ng pundong panustos, siya ay naghingi ng tulong sa mga mayayaman at mahirap na tao, depende na rin sa kakayahan ng tao. Habang abala ang mga Kastila sa pagkuha muli ng Maynila, inutos ng pamahalaan na sumuko si Silang. Hindi sumuko si Silang at sinubukan pang makipagsanib-pwersa sa mga Ingles. Sumula siya ng lihang sa pamahalaang Ingles sa pamuno ni Lieutenant General Dawson Drake. Dito niya kinilala ang pagsakop ng Maynila. Binigay niya ang kanyang pagsuporta kapalit ng pagkilala sa kanya bilang Sargento Mayor at Alcalde Mayor ng Ilocos. Hiningi rin niya ang pagkilala at pagkatalaga ng mga opisyalis sa Ilocos. Sa ilalim ng pamumuno ni Diego Silang, binigyan niya ng pagkakataong mamuno ang kapwa Pilipino. Lahat ng mga tinanggal na Kastilang opisyal ay pinalitan niya ng mga karapat-dapat na Ilocanong sibil at opisyal militar na ayon din naman sa kagustuhan ng kanyang nasasakupan. Ang kanyang mga makatarungang batas ay pinahayag sa iba't ibang bayan. Nagpatawag ang mga opisyalis ng Espanya sa Maynila sa pamumuno ni Simon de Anda at nag-alok ng pabuya kung sino man ang makapatay kay Diego Silang. Noong ika-28 ng Mayo 1763, binisita ni Miguel Vicos at Pedro Bekbek, mga kaibigan ni Diego si Diego sa kanyang kuta sa Casa Real Vigan. Tinaksil nila si Diego nang binaril nila ito kapalit ng pabuya ng audensya. Sa edad na 32, si Diego Silang ay binawian ng buhay. Dahil sa kanyang husay sa pamuno, siya ay tinaguri ang liberator ng Ilocos. Tinuloy ng kanyang asawang si Gabriela Silang ang laban. Next is, mayroon din tayong Juan de la Cruz o Palares noong 1762 to 1764. Si de la Cruz ay anak ni Santiago de la Cruz, Cabeza de Barangay at Catalina Ug. Natubong taga Binalatungan, Pangasinan, si Juan ay may dalawang kapatid na sina Kulit at si Miona. Ang pamilya de la Cruz ay kabilang si Principalia sa Binalatungan. Nakapag-aral siya de Jesus sa sinilangang bayan ng Binalatungan at naulilan noong sila ay bata pa. Nang makapatapos ng pag-aral, siya ay nagtungo sa Maynila at doon nagtrabaho kay Francis Enriquez de Villacorta na isang opisyal ng pamahalaang Espanyol. Nagsimulang magprotesta ang mga taga-Binalatungan sa mga pang-abuso ng kanilang gobernador. Nais ng mga pinuno ng mga bayan sa Binalatungan na mapataksik ang kanilang gobernador at itigil ang pamamahalang Espanyol at pangulitan ng buwis dahil sa kanilang isla ay nasa ilalim na ng mga Briton. Hindi pumayag ang gobernador ng Espanya na si General Simeon de Anda sa nais ng mga taga-Binalatungan. At noong 1762, nagsimula ang aklasan laban sa pamahalaang Espanyol at ang pangalang Palares ay nakilala bilang pinuno ng revolusyonaryo. Sina Kulit de la Cruz, Andres Lopez at Juan de Vera Uncapin ay kasama ni Juan de la Cruz na namuno sa aklasan laban sa mga Espanyol. Noong Disyembre, lahat ng opisyal ng pamahalaang Espanyol ay lumiban na sa Pangasinan maliban ang mga paring Dominikano dahil sa panganib sa kanilang kinaharap. Ang pamahalaang Espanyol ay nakipag-alyansa sa mga Brito na kasalukuyang nakipaglaban kay Diego Silang sa lawigan ng Ilocos sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Noong March 1, 1763, nagkaharap ang grupo ni de la Cruz Alfonso de Araya at kanyang mga kawal sa ilan pang mga Pilipino na matapat sa pamahalaang Espanyol sa Ilog Agno.
Napilitang umurong sa laban ang grupo ni Arayat matapos malagasan ng maraming kawal. Napunta muli sa mga Pilipino ang Ilog Agno na matatagpuan sa pagitan ng Pampanga at Pangasinan sa katimugang bahagi. Kilala ang pangyayaring ito sa kasaysayan ng Pilipinas bilang Battle of Agno River noong 1763. At sa kasagsagan ng aklasan upang mapalaya ang Pangasinan, si De La Cruz ay may mahigit 10,000 kawal na patuloy na ikipag-usap sa sila kay sila upang mas mapabilis at maging epektibo ang kanilang labanan sa Espanyol. Nang lagdaan ang kasunduan sa Paris noong 1763, matapos na rin ang 7 taong digmaan noong ika-10 ng Pebrero 1763, nagkaroon ng pagkakataon ang mga Espanyol na sugpuin ang aklasan laban sa kanilang pamamahala. Nagpadala sila ng mga armadong kawal sa Pangasinan upang madakip si De La Cruz. Ang mga prayli na naiwan sa lalawigan ay simulang himukin ang kanilang mga parokyano upang mapabilis ang pagdakip kay De La Cruz. Noong September 1763, nakarating na ang balita sa Pangasinan na formal na nilagdaan ang kasunduan sa Paris. Nagsimulang sumuko ang ilang kawal ni De La Cruz at bumalik sa kanilang pamilya upang makaiwas sa mga opensiba ng mga sundalong Espanyol. December 1763, nagsimulang lusubi ng mga kawal na Espanyol ang bayan ng Mabalite na malapit sa Ilog Agno. Na nasa pagitan ng Binalatungan at Bayambang. Nabigo ang mga kawal na De La Cruz na ipagtanggol ang lugar na ito. Sumunod na nakuha ang bayan ng Binalatungan at San Jacinto, Pangasinan. Nahuli ng mga Espanyol sina Andres Lopez at Juan de Vera at ilang matatapat na kawal ni De La Cruz. Noong Marso 1764, halos lahat ng lugar ng Pangasinan ay nasa kamay na ng mga Espanyol. Piniling manatili ni De La Cruz sa Pangasinan kasama ang kanyang matatapat na kawal. Kasama ang kanyang matatapat na kawal. Dahil sa tumitinding takot sa mga Espanyol na pinitang ituro ng kanyang kapatid na si Simeona kay Agustin Matias na isang gobernador Silio ng Binalatungan kung saan nagtatago ang kanyang kapatid. Noong ika-16 ng Enero 1765, si De La Cruz ay dinala sa Kapitolyo sa Lingayen para bitisi. Habang nasa loob ng piitan, inamin niya siyang pinuno na aklasan laban sa Espanyol. At noong ika-26 ng Pebrero 1765, si De La Cruz ay binitay. Mayroon din tayong The Basse Revolt. Ang Basse Revolt ay kilala rin sa tawag na Ambaristo Revolt na ganaganap noong September 16 hanggang 28, 1807. Pinamunuan nito ni Pedro Matillo at Salarugo Ambaristo na sinasabing iisang tao na lamang. Dahil na rin sa mabilis na pamamalakad ng mga Espanyol sa bayan ng Tigdig, Ilocos Norte. Ito ay naiba sa ibang revolusyon dahil ito ay umikot sa kanilang base o alak nagmula sa tubo na siyang naging ginagawa sa produkto ng lugar. Noong 1786, ipinagbawal ng mga Kastila ang paggawa at pagtitinda ng base. Napilitan ang mga mamamayan na bumili na sa mga tindahan. Dahil dito ay inilunsad ang isang revolusyon sa mga Espanyol noong September 16, 1807 na nagtatagal ng ilang linggo. Sa bawat pagtatagpo, nakakaabot din sa mga karatig ng bayan. Tuluyang nagapi ng mga Espanyol ang revolusyonaryo noong September 28, 1807. Na nagdulot ng maraming pagkamatay ng maraming Pilipino na kasama sa revolusyon at maging ng mga kawal na Pilipino na kasama ng mga Kastila. Next, mayroon din tayong Hermanopoli Revolt noong 1840 to 1842. Isa sa pinakilala na revolusyonaryong inunsad sa relihiyon ay ang Puli Revolt na naganap noong June 1840 na nagtatagal hanggang November 1841. Ito ay pinangunahan ni Apolinario de la Cruz na kilala rin sa tawag na Hermanopoli. Itinatag niya ang sarili niyang relihiyon na tinatawag niyang Confraternity of St. Joseph o Confradia de San Jose sa Lucban, Quezon na matatagpuan niya sa Tayabas, Quezon. Sa kabila ng maigting na pamamahala at paghikayat ng mga paring Sueta at Franciscano at Agustinian, marami pa rin ang sumali at sumapi sa Confradia mula Batangas, Quezon, Laguna at maging mula sa Maynila. Dahil ito ay laging nagpapadala ng mga kawal na Espanyol upang supilin ang binubuong samahan ni Cruz na siyang namang nagtulak sa kanila upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at pamilya sa mga pananakit at paglusob ng mga Espanyol sa kanilang mga lugar.
Maraming magamadugong labanan ang sunod-sunod na naganap sa pagitan ng samahan ng mga Espanyol. Ang pinakahuli nilang pakikidigma sa mga ito ay noong October 1841 sa bundok ng San Cristobal malapit sa bundok ng Banahaw. Natalo ang pangkat ni De La Cruz at siya ay binitay noong November 4, 1841 sa Tayabas, Quezon. Next, mayroon tayo, ito ang huli dito, ang Cavite Mutiny. Ito yung 1872. Ang Cavite Mutiny noong 1872 ay binubuo ng mga kawal na Pilipino ng Fort San Felipe ng Spanish Arsenal sa Cavite. Ito ay naganap noong January 20, 1872. Mahigit sa 200 sundalong Espanyol kasama ng iba pang mga manggagawa ang nadamay dito na hindi agad mapaniwalaan ng mga Espanyol at ilang Pilipino dahil ang mga nag-aaklas ay pawang mga kawal din. Ang kanilang pag-aaklas ay nagbunso dahil sa pagkakabitay ng tatlong paring Pilipino na ang gumbursa. Bagamat na nagtagumpay sila sa umpisa, ay hindi rin ito nagtatagal. Nang sila ay mahuli, sila rin ay pinadala ng mga kawang Kastila, sila ay binitay agad. Okay. So yan ang ilan sa mga pag-alsa na nangyari o ginawa ng iba't ibang sektor. Kung aalamin pa natin, marami pang iba na hindi nabanggit dito. Okay? Okay. Ngunit kung titingnan niyo, kadalasan marami din sa mga leader o mga pinuno ang namatay dahil din sa pagtatraidor o pagtataksil ng kanilang nasasakupan. Next, pupunta tayo sa inyong, ito yung huling bahagi. Subukan mo. Okay, ipaliwanag mo ang iyong sagot. Sa paanong paraan nakakatulong ang kababaihan noong panahon ng Kastila? Okay, marami doon. Ipinaliwanag doon kung ano ang ginagawa. Anong paraan naging nakakatulong ang mga kababaihan sa Katipunan? Pangalawa, sino-sino ang mga kababaihan na tumulong sa pakikibaka at pakipaglaban sa Kastila? Marami sila. Okay? Next, at nagtatapos ito, mayroon tayo dito. Unang Pedro 2.13.7, may mga paalala ang Biblia sa atin. Sa unang Pedro 2.13-17. Alang-alang sa Panginoon, pasasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan, sa gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Nais ng Diyos na sa pamagitan ng iyong wastong pamumuhay at mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Mamuhay kayo tulad ng mga taong malaya. Subalit, huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang iyong kalayaan. Salit, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalan niyo ang lahat ng tao. Mahalin ang mga kapatid ni Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at igalang ninyo ang iyong imperador. Okay. Mayroon kayo dito, alamin pa, pagtataya. Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy sa Hanay A. Okay, pag sinabing kilala bilang ina ng Katipunan, kung sa tingin nyo si Melchora Aquino yan, isulat nyo ang letrang A. Okay, madali lang ito, alam kong kayang-kaya niya. Okay, matching type yan. Mayroon kayo 10 item na kailangan nyo sagutan. Next, pagtataya B. Ilagay ang partisipasyon sa pakikibaka ng mga pangalan na sa kaon. Melchora Aquino. Ano bang ginawa ni Melchora Aquino sa pakipaglaban sa bansa? Teresa Magbanua, ano bang kanyang nagawa? Si Gregoria de Jesus, isulat kung ano ang kanyang nagawa. At si Patrocinia Gamboa. Patrocinia Gamboa. Okay? Okay, Patrocinia na klasa. Usually doon ang nabanggit doon, Patrocinio. Share yun si Patrocinia. Patrocinio. Mga typo error. Next, pagtataya letter C. Sa isang maikling talata, ipaliwanag ang mga kadahilanan na naglunsad ng rebellion ang mga Pilipino. Okay, write a paragraph. Bakit nagkakaroon ng rebellion ang mga Pilipino? What is the reason? Okay, sulat niyo dyan sa kahon. At of course, ang inyong wakasang pagtatanghal or your performance task, kumuha or gugupit o mag-print kayo ng mapa. Ang gagawin nyo pagkatapos nyo dyan, idikit nyo dito sa bahaging ito. Tukuyin nyo ang mga lugar kung saan ang galing ang revolusyon. Pwede nyo sirkulan ng mga marking pen. For example, panay, put a pinto, inyong butangan o duck, o ganon.
halos sa Cagayan, saan pa yung nangyari ang revolusyon? Ilocos, Zambales, o lagyan nyo yan ng mga daan. At of course, nagtatapos ang inyong module sa isang panalangin. Babasahin ko, mapagpala namin naman na sa langit. Marami pong salamat sa lahat ng biyayang binigay niyo po sa amin. Salamat po sa pagkakataong na pag-aralan namin tungkol sa partisipasyon ng iba't ibang sektor sa pakikibakan ng bayan. Ito po ito'y mabigyan namin ng kalagahan ang aming napag-aralan sa magitan ng pagmamahal at pagtangkilik dito sa amin. So yan yung kabuuan ng inyong aralin sa Araling Panlipunan. Sana yung ating talakayan ngayon ay nakakatulong sa inyo pang lubos niyong maunawaan at maintindihan kung ano ang gagawin niyo sa module na ito. So, yan naman hanggang sa susunod at tatapusin natin ito sa isang panel. Ama namin, banal kami po ang lubos nagpapasalamat sa iyong patnubay sa amin. Maraming salamat po sa aming pamilya at sa pagkakataon na kami ay makapag-aral. Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Kaya hanggang sa susunod.